The Billionaire's Unwanted Bride. Tumututol man ang kalooban ay nagpakasal pa rin si Cindy kay Rafael na nalaman niyang kagaya niya ay napilitan din lang pakasal sa kanya. Gusto lang nitong pagbigyan ang hiling ng ama nitong may malubhang sakit. Ngunit sa kabila nun ay hindi niya napigilan ang sariling mahulog ang loob sa asawa. Perfect husband kasi ito. Mayaman, matalino at gwapo. Ipinangako niya sa sariling paiibigin niya ito. Ngunit nang mag-attempt siyang lumapit rito, ay tila naman parang napaso itong biglang bumitaw sa kanya at lumayo. Ano kaya ang gagawin niya para tuluyan niyang mapaibig ang asawa? Magandang araw, Angels. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon sa bawat isa. Tunghayan po natin ang unang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ng subscribe button, gayon din yung bell icon para lagi kayong updated sa mga parating kong bang uploads. Part 1. Maganda na ba ako, Yaya Melinda? Tanong ni Cindy sa kanyang 45 anyos na yaya habang nakaharap sa salamin ng isang antigong tokador. Isang lavender evening dress ang kanyang suot. Lagpas tuhod ang haba nun, ngunit may slit yun sa magkabilang gilid, kaya litaw ang magaganda at mapuputi niyang binti. Nakakasilaw rin ang suot niyang diamanteng kwintas. Napakaganda ng dalaga, may mapupungay na mga mata, at kahit katamtaman lang ang tangos ng ilong, ay maganda naman ang pagkakahubog at may mapulang labi. Makintab at itim na itim ang kanyang buhok. Tila siya isang buhay na manika. Ayoko kasing masabi ni mama na hindi ko itinuturing na espesyal ang birthday niya. Bueno, wala na siyang masasabi dahil mukha ng artista ang kanyang unik kaiha. Kaya lang, Cindy, huwag mo sanang ipagdamdam itong sasabihin ko. Pero hindi ko pa natanda ang nalugod ng husto sa'yo ang mama mo. Para bang hindi ka ganun ka-special para sa kanya. Bigla siyang natahimik. Lumapit ito at pinisil ang balikat niya. Ay, Cindy, pasensya ka na sa katabilang ko ha. Nasabi ko lang yun dahil napansin kong hindi kasing bungga ng birthday niya ngayon ang debut mo 2 taon ang nakakaraan. Yaya Melinda, huwag niyo po akong turuang magdamdam sa mama ko kung ayaw mong magtampo ko sa'yo. Nakatungong wika niya rito. Pasensya ka na, Cindy. May pagkamarites lang talaga ako minsan. Pero tumingin ka sa salamin. Ang ganda-ganda mo. Bagay na bagay sa'yo ang evening dress na suot mo. Pustahan, ikaw ang pinakamagandang babae sa party ngayong gabi. Napangiti ang dalaga. Sa palagay niyo ho ba ay mapiplease ko ang mama? Ay, oo naman! Nakaramdam ng panibugho si Cindy nang bumaba siya sa malawak na bakuran ng Spanish mansion na minanapa ng kanyang mama mula sa mga ninuno nito. Tama si Yaya Melinda na noon ay kasunod niya. Wala sa kalahati ng kagarbuhang nakikita niya ng mga sandaling yun ang 18 kaarawan niya, 2 taon na ang nakaraan. Maliwanag na maliwanag ang buong paligid. Tila may fiesta. Nasasabitan ang buong bakuran ng makulay na mga banderitas. Ang arkong yari sa saha ng saging ay nagpapahiwatig na hindi fiesta ang okasyon. Nakaukit doon ang salitang maligayang kaarawan, Senyora Beatriz. 3 baka ang kasalukuyang nililitsyon sa gilid ng bakuran, habang 5 baboy naman sa likod bahay. Nagkalat sa bakuran ang mga mesang may nakahaing iba't ibang putahing pawang katakam-takam sa mga mata. Bawat mesa ay may tigi-isang lechong baboy. May ginawang stage malapit sa hardin para sa bandang tutugtog. At habang wala pa ang mga ito, pumapailan lang ang isang klasikong musikang nanggagaling sa isang state-of-the-art component na nakapatong sa isang mesa. Tila talaga may fiesta. Napapabuntong hiningang hinanap ng mga mata ni Cindy ang kanyang mama. Nakita niya itong abala sa pakikipag-usap sa 3 nitong amiga. Naglakad siya palapit sa mga ito. Kinawayan siya ng ina nang makita siya. Mi unika, iha! Napakaganda talaga ng aking anak! Salubong nito sa kanyang ibinuka pa ang mga bisig para yakapin siya. Nakangiti naman na yumakap naman siya sa ina. Nang bitiwan siya nito ay umikot siya sa harapan nito.
What can you say, Mama? You look fabulous, iha. Niluma mo ang Mama? Nagtawanan ang mga amiga nito. Ganon din si Yaya Melinda. By the way, iha, natanong ko si Marcos sa my gate kani-kanina lang. Bakit hindi mo siya puntahan at kausapin kahit sandali? Ihingi mo ako ng paumanhin sa kanya dahil hindi ko siya maanyayahan sa aking kaarawan dahil alam mo na, baka ma-out of place lang siya sa ganitong party. Habang sinasabi yun, ay malungkot na malungkot ang mukha nitong tila pinanghihinayangan na hindi nakadalo ang kanyang kasintahan. Thanks, Ma. Hinalikan niya ito sa pisngi. Bago tumalikod, ay magalang siyang nagpasintabi sa mga kausap nito. Excuse me po. Nakita mo na, Yaya? Anya kay Yaya Melinda na sumunod sa kanya. Kung hindi ako mahal ni Mama, bakit binibigyan niya ako ng laya sa lahat ng makakapagpaligaya sa akin? Hindi ko naman sinabing hindi ka mahal ng Mama mo, Cindy. Ang sinasabi ko lang parang ano, Yaya? Inis niyang tanong dito. Wag na lang. Teka, sasamahan pa ba kita? Baka makaistorbo lang ako sa inyo ni Marcos. Talagang magiging istorbo ka, Yaya. Kaya hanggang dyan ka na lang. Natatawa nang sabi niya rito. Iniwan niya ang kanyang Yaya para tunguhin ang malaking gate ng mansion. Naroon nga si Marcos, ang ruggedly handsome niyang kasintahan. Anong ginagawa mo riyan? Anyang tinapik ito sa balikat. Hindi nito napansin ang paglapit niya dahil nakatalikod ito sa kanya. Humarap ang binata sa kanya. Kasabay niyon ay napanganga ito. Cindy? Natawa siyang tumango. Grabe ka naman, para kang nakakita ng multo sa itsura mo. Tinampal niya ito sa braso. Ang ganda-ganda mo kasi. Bigla tuloy akong naalangang yakaping ka. Ituloy mo na po. Hindi naman ito nagpatumpik-tumpik pa. Niyakap siya ng nobyo ng mahigpit. Sabi nga pala ni Mama, pasensya ka na raw kung hindi kanya na-invite. Hindi naman sa minamaliit kanya. Pero baka raw kasi out of place ka lang. Naninimbang na sabi niya sa binata. Ayaw niyang sumama ang loob nito sa kanya. Sanay na ako. Ang importante, hindi kanya pinagbabawalang makipag-boyfriend sa isang mahirap na tulad ko. Hindi ka naman mahirap pa, sabi niya pagkatapos na kumalas sa pagkakayakap nito. Kung tutuusin ay maganda na rin naman ang buhay ninyo. May sarili kang negosyo kahit maliit lang. Pero kumpara sa inyo, para kaming daga. Sobra ka naman? Oh, come on. May asyenda kayo sa Negros. Nasa shipping business ang Mama mo. Marami kayong mga paupahang business establishments. Iisa-isahin ko na naman ba? Bakit ba lagi mo nalang sinasabi ang mga yan? Tumawa si Marcos. It's my way of reminding myself how lucky I am to have you, Cindy. Hindi ko minamaliit ang sarili ko. In fact, ipinagmamalaki kong ikaw ang girlfriend ko. Hayaan mo na lang ako sa trip ko, honey. Malambing na wika pa ng nobyo. Sige na nga. Basta ang masasabi ko lang, mahal po kita, Marcos, at walang kaso sa akin ang estado ng buhay natin. Excuse me ho. Anang katulong na lumapit sa kanila. Cindy, tawag ka ng Mama mo. Susunod na ako, anya rito. Hinintay niyang makataliko dito bago binalingan si Marcus. Paano? Wala bang kiss? Tumingkayat siya at hinalikan ito sa pisngi. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at pumasok sa loob. Naman, Cindy? Reklamo ng nobyo. Hindi naman ganun ang kiss ang gusto ko. Natatawang kinawayan niya ito at tuluyan na itong iniwan. Dinatnan ni Cindy na kausap ng kanyang Mama si Don Lucas Navarro at ang may bahay nitong si Donya Diana. Si Don Lucas ay isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Norte. Kasama ng mga ito ang kaisa-isang anak ng mga ito na si Rafael. Kwapo, matangkad, parang modelo kung manamit at gumalaw. Yun si Rafael, a real hunk. Pasensya ka na, iha, kung naabala ko ang pag-uusap ninyo ni Marcos. Pero dumating na kasi ang aking mga special guests. Anang kanyang Mama. It's okay, Ma. Siya nga pala, iha. Do you know them? Of course. Good evening po, Don Lucas and Doña Diana. Good evening, iha. Bati sa kanya ni Don Lucas. You're so beautiful, young one. Sabi naman ni Doña Diana. Hindi mo yata binati si Rafael. Binalingan niya ang binata. Good evening, Rafael. Good evening, Cindy. Aminado siyang napakagwapo ng binata. A perfect papabol, wika nga.
Subalit wala itong dating sa kanya dahil may Marcos na siya. Sino ba si Marcos? Tanong ni Doña Diana. Ah, isang kaibigan. Inunahan siya ng kanyang mama sa pagsagot. Hindi yun ang isasagot niya sana. Aaminin niyang kasintahan niya ang lalaki at hindi siya kaibigan lang. Is he here? Tanong muli ni Doña Diana. No, he's not here. Tugon uli ng mama niya. He's a very good friend of Cindy. Mabait ang batang yun. Ikinituwa niya yun. Hindi man ito masabing kasintahan niya si Marcos. Kahit paano naman ay pinupuri nito ang lalaki. Naisip niyang kung magkakatuluyan sila ni Marcos ay magkakasundo ang mga ito. Pumailan lang ang isang love song. Nang lingunin niya ang entablado ay naroon na ang bandang tutugtog. The music was so inviting. Masarap sanang kasayo si Marcos. Wika ng dalaga sa sarili. Bakit hindi kayo magsayaw? Wika ng kanyang mama. Sino, ma? Excited niyang tanong. Ang nasa isip niya ay sila ni Marcos ang pinagsasayaw nito. Kayo ni Rafael. Who else? Kagyat na nabura ang nadarama niyang excitement. Nang mapasulyap siya kay Don Lucas, ay nahuli niya itong sumenyas kay Rafael. Napilitan ang binata na lapitan siya. If you may, lovely one. Hinging pahintulot nito. Tututol sana siya. Dahil baka nasa gate pa si Marcos at baka makita sila. Ayaw niyang saktan ng damdamin ng nobyo kahit sa simpleng pakikipagsayaw lang sa ibang lalaki. Isa pa ay napakagwapo ni Rafael para hindi nito pagsilosan. Napasulyap siya sa kanyang mama. Sapat na ang talim sa mga mata nito upang malusaw ang lahat ng defiance niya. Napilitan siyang ibigay ang kanang kamay kay Rafael. Sa simula ng sayaw ay panay ang mga panako na sulyap ni Cindy sa gate. Malayo yun at hindi niya nakikita si Marcos. Pero nararamdaman niya ang mga titig nito. Alam niyang nasasaktan ng binata. Ngunit sa una lang yun. Kalaunan ay nakalimutan niya ito. Nabuhos ang kanyang pansin sa sayaw at sa kanyang kapareha. Wala siyang madamang mali siya sa paraan ng paghawak ni Rafael kahit na halos nakayakap na ito sa kanya. Naidasal niyang sana ay hindi na matapos ang musika. Bagay na ipinagtaka niya. Bigla rin siyang nakadama ng guilt. Nag-i-enjoy siya samantalang naninibugho ang puso ni Marcos. Kumalas siya kay Rafael nang matapos ang musika. Inihatid siya nito sa kanyang mama. Nasa kalagitnaan ng pagtitipon nang patigilin ni Senyora Beatriz sa pagtutugtog ang banda. Mayroon daw itong importanteng announcement. Kunot noong napatingin si Cindy sa kanyang mama. Wala siyang alam na ia-announce nito ng gabing yun. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity para sa isang napakahalagang announcement sa buhay ng isang magulang na kagaya ko. Wala nang makasasaya pa sa amin, kundi ang katiyakang mabibigyan ko ng isang magandang buhay at kinabukasan ng aking anak. Sandali itong tumigil. Tila sinadyang ibitin ang audience. Gusto kong imbitahan kayong lahat sa nalalapit na pag-iisang dibdib ng kaisa-isang anak ko na si Cindy sa makisig na binatang si Rafael Navarro. Buong kasiyahang inanunsyo ng kanyang ina. Pakiramdam ni Cindy ay namanhid ang buo niyang katawan. Dagling naglaho ang epekto ng kaunting alak na nainom niya. Bigla siyang sinulyapan ni Rafael. Nakatiimbagang ang binata. Halata na hindi nagustuhan ang narinig. Tumitilaok na ang mga manok. Hudyat na madaling araw na ay gising pa si Cindy. Ilang ulit na siyang nagpabalik-balik sa kama at sa maliit na terrace na kanugnog ng kanyang kwarto. Ngunit mailap ang antok sa kanya. Basang-basa na ng luha ang kanyang unan at wala na siyang mailuha pa. Tila gumuho ang mundo niya dahil nawala lahat ng pangarap niya. Yun ang pakiramdam niya ng mga oras na yun. Wala siyang maisip na dahilan para gawin yun ng kanyang mama. Ni hindi man lang siya dito kinonsulta. Mahinahong katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Bumangon siya para pagbuksan kung sino man ang nag-abalang puntahan siya sa kalaliman ng gabi. Baka si Yaya Melinda. Nasisiguro niyang hindi ang kanyang mama. Natitsak niyang mahimbing na ang tulog nito dahil nasunod ang kagustuhan nito. Si Yaya Melinda nga ang kumakatok. Sabi ko na nga ba eh,
Hindi ka makatulog, ano? Nakakaunawang tanong nito. Tumango ang dalaga. Huwag mo sanang masamain, Cindy. Pero ito ang sinasabi ko sa iyo kanina. Mahal ka ng mama mo, pero mas mahal niya ang sarili niya. Sinusunod niya ang kanyang mga gusto para sa iyo. Siya ang nag-iisip at nagpaplano ng buhay mo. Tapos sasabihin niyang gagawin niya yun para sa iyo. Naiintindihan mo na siguro ako ngayon. Matagal ko na rin namang napansin yan, Yaya Melinda. Ayoko lang marinig dahil nasasaktan ako. Hindi niya napigilan ang mapahikbi. Mula pagkabatay, sunod lang ako ng sunod sa mga kagustuhan niya. Lahat ng gawin ko ay kailangan may pahintulot niya. Niwala akong desisyon para sa sarili ko. Akala ko'y magsisimula na siya magbago dahil pinayagan niya akong makipagrelasyon kay Marcus. Yung pala, puputulin din niya. Naiiyak na wika ng dalaga. Nagagalit ka ba sa mama mo? Umiling siya. Hindi ko kaya, Yaya Melinda. Hindi ka totoong mahal ng mama mo, Cindy. Wala siyang pakialam kahit masaktan ka. Kailangang matuto kang ipaglaban ang mga karapatan mo. Kung hindi, habang buhay ka niyang pasusundin sa mga gusto niya. Stop it, Yaya! Umiling siya. Magalit ka na kung magalit, Cindy. Inuulit ko, hindi ka totoong mahal ng mama mo. I said stop it! Tinakpan niya ang kanyang tenga. Ayaw niya yung marinig. Mahal siya ng kanyang mama. Yun ang pilit na nilalagay niya sa isipan niya. Tahimik siya nitong pinagmasdan. Bakit niya ginagawa sa akin to, Yaya? Daing niya sa pagitan ng paghikbi. Mas mabuti pa nga yatang umiyak ka na lang na umiyak, Cindy. Mahirap hanapan ng paliwanag ang ginagawa sa iyo ng iyong mama. Kung narito lang si Marcos, sa kanya ako iiyak. Kalimutan mo na si Marcos, Cindy. Bakit? Alam kong hindi mo makakayang suwayan ng kagustuhan ng iyong mama. Tsak na matutuloy ang kasal mo kay Rafael Navarro. Lalong bumigat ang kanyang dibdib sa tinura nito. Tama uli ang yaya niya. Wala siyang sapat na lakas ng loob na labanan ng kanyang mama. Gisingin mo si Cindy, Melinda. Utos ni Senyora Beatriz sa kanya. Sabi mo sa kanyang may importanteng bagay kaming pag-uusapan tungkol sa nalalapit niyang kasal. Hindi na ho kailangan, Senyora. At bakit? Hindi ho nakatulog si Cindy sa buong magdamag. Formal niyang tugon. Pinariringgan mo ba ako, Melinda? Matigas ang tinig na tanong nito. Hindi ho. Pagsisinungaling niya. Hindi ko gusto yung ekspresyon ng mukha mo. Tawagin mo na si Cindy. Pronto. Inis na wika ng Senyora. Oho, Senyora. Nagmulat ng mga mata si Cindy nang marinig ang mahihinang katok sa pinto ng kanyang silid. Bumangon siya at pinagbuksan ng kumakatok. Bakit, Yaya? Ipinapatawag ka ng mama mo. Pakisabi hong may sakit ako. Anya rito. Ngunit nang maisip na baka magalit ang kanyang mama, ay agad din siyang nagbago ng isip. Pakisabi kong lalabas na ako, Yaya. Tumango ito at saka tumalikod at naglakad palayo. Dinat na ni Cindy na nakahalukip-kip ang kanyang mama habang nakaupo sa antigong sala set sa sala. Pinag-aralan niya ang itsura nito. Tila hindi maganda ang mood ng ina. Come here, iha, sabi nito. Huwag ka matakot, Cindy. It's not you. Sinira ni Melinda ang aking magandang gising. Ang pakiramdam yata niya ay siya pa ang higit na nakakaalam ng mabuti para sa iyo kaysa sa akin. Yung yaya mo talagang yun nakakainis minsan. Nakayuko siyang tumalima at umupo sa pang-isahang sofa kaharap ng inuupuan ng ina. Masama ba ang loob mo sa mama, iha? Umiling siya. Hindi ko magagawang magalit sa'yo, mama. Alam ko, iha. Mula pa nung bata ka ay wala kang sinuway isa man sa mga kagustuhan ko. Wala kang hinangad kundi ang mapasaya ako. Ginagap nito ang kanyang kamay at pinisil. Alam ko rin hindi madali ang magpakasal sa isang lalaking hindi mo mahal. Lalo na kung may iba kang minamahal at alam mong masasaktan mo siya. I know you're suffering. Kagagawa ng mama, hindi ba? Tama ka, mama. Pagsang-ayon niya. And therefore, you're mad at me. No, galit ako. Pero hindi ko kayang magalit sa inyo. I'm confused. Lumapit ito sa kinauupuan niya at niyakap siya. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Alam ko, mama.
pero nasasaktan ako sa klase ng pagmamahal mo. Pero hindi ba't minsan ay kailangan nating saktan ang ating minamahal kung yun ang makabubuti sa kanya? Tama ba ako? Mahinahong paliwanag ng ina. Tama at mali, Mama. I wanna hear your reasons. Tama ka, dahil ang iniisip mo lang naman ay kung ano ang makabubuti sa akin. Pero mali, napaikutin mo ko sa mga palad mo. Pumiyok siya sa huling tinuran. Nagunahan sa paglaglag ang kanyang mga luha. Mali, iha. Kailanman ay hindi kita pinaikot sa mga palad ko. You know that? Hinawakan siya nito sa baba at inangat ang kanyang muka. Pagkuan ay masuyo nitong pinahid ang mga luhang naglanda sa kanyang mga pisngi. Gusto niyang ikontesta yun, pero hinayaan na lamang niya. Pero bakit hinayaan mo kung ibigin si Marcos? Kung sa bandang huli ay puputulin mo rin ang lahat. Malungkot itong umiti. Binigyan lang kita ng layad na maranasan ng magmahal at mahalin para hindi mo hanapin ang mga bagay na yun sa sandaling ipakasal na kita sa lalaking gusto ko para sa'yo. Pinaglaruan mo kami ni Marcos at masakit na malaman yun, Ma'am. Naiiyak na wika ni Cindy. Hindi yun ang intensyon ko, iha. Pag nalaman ni Marcos ang lahat, baka kung ano ang gawin niya. Anong gagawin niya? Magwawala? Manggugulo? Cindy, ayaw mo nun? Makikilala mo ngayon kung anong klase siyang tao. Hindi, Ma. Hindi sa bugso ng galit at tindi ng sama ng loob, Mama. Iha, sa mga sitwasyong katulad nun, masusukat ang karakter ng isang tao. Simula pa lang ay alam na niyang hindi kayo bagay sa isa't isa. Kung tutuusin ay dapat pa nga siyang magpasalamat dahil hindi ko hinadlangan ang pagmamahalan ninyo. But his time is up. Hanggang dun na lang siya. Mapaghihiwalay niyo kami sa katawan, Mama. Pero paano ang mga puso namin? Hindi ko kayo pinaghihiwalay. Ginigising ko lang kayo. Wake up, Cindy. You and Marcos are living in two different worlds. Si Rafael ang nababagay sa'yo. Look, ipipili ba naman kita ng lalaking hindi nababagay sa'yo? May mapipintas ka ba kay Rafael? Wala, diba? He's perfect at nakikita ko na magiging maayos at masaya ang pagsasama nyo. But I don't love him, Ma. Dahil hindi mo pa sinusubukan, iha. Kapag mag-asawa na kayo, nasisiguro kong madali siyang mahalin. Mag-asawa? Para ano, Ma? Para ganap na durugin ang puso ni Marcos? Hindi ko yata yun kaya. Bakit ba nahikipag-diskusyon pa ako sa'yo? Yes, you can, Mama. Alam ko namang hindi ako mananalo. Wrong, iha. Nakikipag-diskusyon ka sa'kin dahil alam mong pakikinggan kita. But you're still going to have your way. My way will be your way. Trust me, iha. Wala akong hinangad na makakasama sa'yo. Hinaplos ng ina ang kanyang buhok. Galit ka pa ba sa'kin? Sana maintindihan mo na para sa ikabubuti mo ang ginagawa ko, anak. Mahal kita. Alam mo yan. Cindy was alone in her room. Abala siya sa pagtitig sa kanyang refleksyon sa full-length mirror na naroon. Nakikita niya ang kanyang sarili. Ngunit pakiramdam niya ay hindi niya kilala ang nakikita niya. Sino ako? Anya sa sarili. A puppet. Anang isang bahagi ng isip niya. Isa kang laro ang pinagagalaw ni Senyora Beatriz, ang iyong mama. Tama ito, isa nga siyang puppet dahil kung ituring siya ng kanyang mama ay tila wala siyang damdamin, walang intellect, kumikilos lang siya ng naaayon sa gusto nito. Minsan tuloy ay gusto na niyang pagdudahan ang pagmamahal na sinasabi nito. Marahil ay mahal lang siya ng ina dahil yun ang gusto niyang maramdaman. Yun ang nakikita niya dahil yun ang gusto niyang makita. Kung sana ay naroon lang ang papa niya. But then, she never knew her father. Ni hindi niya alam kung ano ang itsura nito. Ni pangalan ng ama ay hindi niya alam. Nung bata pa siya, natatandaan niyang ilang ulit niyang naitanong sa kanyang mama kung sino at nasan ang kanyang papa. Ngunit sa tuwi na ay tumataginting na wala ang sagot ng ina. May bata ba namang nabuo nang walang ama? Iniwan ba sila ng kanyang papa?
Kaya ganun na lamang ang pagde-deny ng kanyang mama sa existence nito? Nang magdalaga na siya, saka sinabi ng kanyang mama na biro lang ang mga sinabi nito sa kanya nung bata pa siya. Of course, she had a father. Ngunit nang tanungin niya kung sino ang kanyang papa, ay hindi pa rin ito sumagot. Sino ba talaga ako? Tanong niya sa kanyang refleksyon. Unti-unting pinalalabo ng mga luha. Napakasakit ng puso niya ng mga sandaling yun. Hindi niya matanggap na napakadali para sa kanyang ina na ipakasal siya sa lalaking hindi niya kilala talaga at mas lalong hindi niya mahal. Nasa silid si Cindy at malayang pinagmamasdan ang buwan. Kay ganda ng gabi, maraming bituin sa langit, tanda ng magandang panahon. Ngunit kabaliktara naman yun ang nadarama niya ng mga oras na yun dahil sa napipintong pagkikita nila ni Rafael. Mula ng gabing i-anunsyo ng kanyang mama ang tungkol sa kanilang pagpapakasal, yun pa lamang ang unang pagkakataon na magkikita sila. At naroon ang mga ito para formal na hingin ang kanyang kamay. Funny, nauna pa ang anunsyo kesa sa pamamanhikan. Bakit kailangan pang hingiin ang isang bagay na naibigay na? Wika niya sa sarili. Cindy, bumaba ka na. Tawag ka na ng iyong mama. Tawag ni Yaya Melinda mula sa nakasaradong pinto ng kanyang silid. Nariyan na ba sila, Yaya? Kadarating lang. Hindi niya napuna ang pagdating ng mga Navarro. Nawili siya sa pagtanaw sa langit kaya hindi na niya narinig ang ugong ng sasakyan ng mga ito. Susunod na ako, Yaya. Cindy, buksan mo ang pinto. Gusto kitang makita at makausap. Hininaan nito ang tinig. Kunot noong hinila niya pabukas ang pinto. Papasukin mo ako. May sulat ako para sa'yo. Iniabot ng Yaya sa kanya ang isang nakatiklop na papel. Galing yan kay Marcos. Halata sa boses nito ang nerbiyos. Parang nahuhulaan na niya kung ano ang nakasulat doon. Alam ba ito ng mama? Hindi. Mahigpit ang bili ni Marcos na sa iyo ko lang ibigay ang sulat. Cindy, ginagawa ko ito dahil gusto kong lumigaya ka kahit alam ko na baka kung ano ang gawin sa akin ng mama mo pag nalaman ito. Grabe ka naman, Yaya. Hindi ka para saktan ni mama. Nagpakawala ito ng hininga. Hindi na kung hindi, pero tsak na kagagalitan ako noon. Kinuha ni Yaya Melinda ang kamay ng dalaga at inilagay roon ang nakatiklop na papel. Hindi mo bababasahin. Ibigay mo muna kay mama, Yaya. Tsak na pupunitin niya ang sulat. Kahit na, ibigay mo yan sa kanya, Yaya. Huwag mong sabihin sa kanyang may alam ako tungkol dito. Sigurado ka? Paniniguro nito. Tumango siya. Ikaw ang bahala kung ganun. Tumalikod ito at lumabas sa silid. Ilang minuto pa lang ang lumilipas ay may kumatok sa pinto ng silid ni Cindy. Agad niya yung binuksan. Ayan, ipinabibigay sa'yo ng mama mo. Iniabot ni Yaya Melinda sa kanya ang sulat. Binuklat niya yun at binasa. Cindy, hihintayin kita ngayong gabi sa gulod. Itatanan kita. Marcus. Pinagpupunit niya yun at saka ibinalik kay Yaya Melinda. Hanapin niyo si Marcus at ibalik niyo ito sa kanya ngayon din, Yaya. Sabihin mong kalimutan na niya ako. Marami pa namang ibang babae dyan na magmamahal sa kanya ng wagas. Sasaktan mo si Marcus? Anong kasalanan niya? Wala. Nabasag ang tinig niya. Cindy, napakaganda mo sa gabing ito. Bagay na bagay sa'yo ang suot mong bestida. Pero sayang at hindi si Marcos ang makakaharap mo. Napakagwapo rin sana ni Rafael. Hindi siya alangan sa iyo. Bumuntong hininga ito. Kung madali nga lang utusan ang puso. Hindi mo ba nakita kung paano ipinamalas ng mama ang tiwala niya na hindi ako gagawa ng hakbang nasusugat sa damdamin niya, Yaya Melinda? Ipinabigay pa niya sa akin itong sulat na dapat sana ipinunit na niya. Sige na, Yaya. Hanapin mo na si Marcos. Baka maghintay pa yun sa wala. Malungkot na wika ni Cindy. Bumaba ka na, iha. Hinihintay ka na nila. Magkasunod silang nanaog ng hagdan. Nauuna lamang ito sa kanya ng ilang hakbang.
Sinabihan siya ni Yaya Melinda na nasa komedor na ang mama niya at ang mga Navarro bago lumabas ng kwarto. Masarap ang mga pagkaing nasa hapagkainan. Yung kaagad ang napunan ni Cindy pagpasok niya sa komedor. Sugpo, ulo ng lechon, alimango at tsarang papaya, inihaw at relyenong bangus. Parang may handaan. Nakahain ang mga yun sa mga finest china wares. Ganon din ang mga kubyertos. The drinking glasses were from Paris. The table napkins were from Rome. Tumayo si Rafael nang pumasok si Cindy. Inalalayan siya nitong makaupo. Thanks, sabi niya nang makaupo. Good evening din po, Don Lucas, Doña Diana. Gumanti ng bati ang mga ito. Shall we? Anang kanyang mama. I can't wait to taste this food. Kung hindi lang sana nakakahiya, ay hindi ko na sana hihintayin ang pagbaba mo, Cindy. Biro ni Don Lucas sa kanya. Mama ko po ang nagprepare ng mga yan. Masarap siyang magluto. Namana mo ba? Malamang tumaba si Rafael kapag kasal na kayo, sabi ni Doña Diana. Naaasiwa man ay nakuha pa niyang ngumiti. Nagsimula na silang kumain. Tahimik lang si Rafael. Masaya namang nagkukwentuhan ang mga matatanda. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ni Cindy si Rafael. Ayaw sana niya, pero ewan niya. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. It must be his smile. Nakakabighani kasi. Plus his manners were excellent. The way he talked, it was captivating. Kung hindi nga lamang ba si Marcus ang iniibig niya. Yang si Cindy, graduate ng philosophy sa UST. Proud na sabi ng kanyang mama. How old are you, iha? Tanong ni Doña Diana. 20 po. You're so young. Na-accelerate siya nung grade 3. Excellent mind, sagot ng mama niya. That makes us proud in-laws. Singit ni Don Lucas. Nagkatawanan ng mga ito. Nakitawa rin sila ni Rafael. Tinapik ni Don Lucas ang tiyan nito nang matapos itong kumain. Nadagdagan yata ako ng ilang kilo, sabi nito. Masarap kasing magluto si Kumare, dugtong ni Doña Diana. Can we proceed to the living room para dun pag-usapan ang kasal? Anang mama niya. Nagsipagtayuan silang lahat. Ilang sandali pa ay magkakaharap na sila sa antigong sala set sa sala. Magkatabi sila ng kanyang mama habang napapagitnaan naman ng mga magulang si Rafael. Gusto ko sanang ang kasal ay sa susunod na buwan na ganapin, simula ng kanyang mama. Isn't that too early, Mare? Paano ang preparations? Singit ni Doña Diana. Baka may iimbitahan kayong malayo ang panggagalingan, like relatives from abroad. Alam mo na, sabi ni Don Lucas. Gusto ko sanang simple lang ang kasal, tugon ng kanyang mama. Mare, tig-isa lang tayo ng anak, ani Doña Diana. Kung ako ang masusunod, gusto ko ay ang grande. Pero baka mabago ang ihip ng hangin. Alam nating lahat ng totoong sitwasyon. May girlfriend ka ba, iho? Tanong ng kanyang mama kay Rafael. Mayroon. Si Don Lucas ang sumagot. Pero nang makita niya si Cindy, iniwan na agad ang babae. Tumawa pa ang Don pagkatapos. Really? Halatang natuwa ang kanyang mama sa sinabi nito. Believe me, Maring Beatrice, I never lie. That's a lie? Biro ni Doña Diana. Nagtawa na ng mga ito. Nakitawa rin sila ni Rafael. Noon pumasok sa isip niya ang isang ideya. Ano kaya kung kausapin niya ng sarilinan si Rafael? After all, buhay nila ang nakataya at kailangan nilang magkaintindihan. Kung magagawa niyang paatrasin ito, mas maiki. Wala na silang magiging problema pa. Alam niyang hindi mangyayaring siya ang umatras. Hindi niya kayang saktan ang kalooban ng kanyang mama. Ma, I think pwede naman kayo na lang ni Don Lucas at Doña Diana ang mag-usap ng tungkol sa kasal. Kung ano ang mapagkasunduan ninyo, yun na lang ang susundin namin. Alam naman ninyo kung ano ang makakabuti sa amin. Gusto kong ilibot si Rafael at para makapag-usap na rin tuloy kami ng sarilinan. Pwede ba, Ma? Well and good. Sa akin, mas maganda yan. Para naman magkahulihan na kayo ng loob bago ang inyong kasal. By the way, bakit hindi mo pasanayin ang sarili mo na tawagin kaming mommy at daddy? Ani Don Lucas. Of course, Dad. Nakangiti niyang obliga.
Ang sarap pakinggan naman nun. May anak na akong babae. Sinulyapan niya ang kanyang mama. Tila malalim ang iniisip nito. Natanggap mo ba, Cindy? Napakunot-noo siya. Ngunit agad din yung napalis nang maisip na ang sulat ni Marcos na itinutukoy nito. Yes, ma. Pinunit ko at binalik ko kay Yaya Melinda. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. I love you, Iha. I really love you. Sige, ipasyal mo na si Rafael. Humalik siya sa pisngi ng ina bago niya niyayang lumabas si Rafael. Dinala niya ito sa Chinese garden. Wow! Bulalas ni Rafael nang buksan niya ang mga ilaw. It's beautiful. Ako ang nag-isip ng concept ng landscape at pumili ng mga halamang nakatanim dito, Rafael. Great mind. Tama ang mama mo. Nagbakasyon kami ng mama sa Hong Kong. Sa pamamasyal namin, nakarating kami sa isang napakagandang hardin doon. Right there and then ay gusto ko rin magkaroon ng ganung garden. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. You can see the result for yourself. Tumango ito. Kaya ba dinala mo ako dito? No. May mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan, Rafael. Biglang pumormal ang anyo ng binata. You have a girlfriend, Rafael. Did you really dump her? Yun ang gusto ni Daddy. So he lied? No. Totoong nagandahan ako sa'yo. But it's not my reason for breaking up with Katrina. So, Katrina's her name? Yeah. May boyfriend din ako, Rafael. Si Marcus? Bakit mo alam? Common sense. Itinuro nito ang sentido nito. Then he smiled that captivating smile. Babae ako, Rafael. Ikaw ang lalaki. Bakit hindi mo ipaglaban ang karapatan mong magmahal? Out of respect. Kanino? Sa'yo. Ano na lang ang mararamdaman mo kung ako pa ang tatangging pakasalan ka? My God, you're beautiful. Magagawa ko bang sumugat ng kalooban ng isang diyosa? Rafael, please. I want the truth. Okay. Daddy is dying. I can't say no to a dying man na nagkataong mahal na mahal ko pa. But he looks okay. Hindi makapaniwala niyang sambit. Ganun talaga si Daddy. Pero kakapiranggot na lang ang baga niyang nagpa-function ng normal. I can't believe it. Nagkanda utal si Cindy. Believe it. Seryosong sabi nito. The ball is in your hands, Cindy. Walang makakapagligtas sa'yo sa kasal na to kung di ikaw mismo. Bakit hindi mo mapaghindian ang mama mo? May sakit din ba siya? Bakit ganun na lang ang nakikita kong kapangyarihan niya sa buhay mo? Wala siyang maisagot dito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ganun ang kanyang mama. Bago pa man siya nakasagot, ay humahangos na dumating ang isang katulong. Sir Rafael! Sir Rafael! Inaatake ang daddy ninyo! Ni hindi na nagpaalam sa kanya si Rafael. Nagtatakbo ito pabalik sa loob ng mansyon. Malakas na kumalembang ang kampana, tanda ng isang matagumpay na pag-iisang dibdib. Kasal na si Cindy kay Rafael. Narinig niya ang sigawan ng mga taong kanyang nadaraanan. Tila raw isang panaginip ang kasal nila ni Rafael. Napakaganda raw niya sa suot niyang gown na idinisenyo ng isang sikat na designer sa bansa. Napakagwapo naman ni Rafael sa terno nito. Ganon din ang iba pang miyembro ng entourage. Lahat ng yun ay pinili ng kanilang mga magulang at inayunan nila ni Rafael. Pwera lang ang puso nila. Inaasahan marahil ng mga luha ng kaligayahan ang mga luhang naglanda sa kanyang pisngi. Ngunit maling-mali sila. Nasaan ka na, Marcos? Inasahan niyang sa huling sandali ay ililigtas siya nito. Nang itanong ng obispo sa simbahan kung may tumututol sa magaganap na kasalan, she expected to hear his voice. At ngayong palabas na sila ng simbahan, ine-expect pa rin niyang haharang ito sa kanilang daraanan. Ngunit walang Marcos na nagpakita kay Cindy. Hindi niya nakita ni anino ng nobyo hanggang sa makarating sila sa kanilang mansyon kung saan ginanap ang reception. Bumaha ng pagkain. Walang madaanan sa kalsada dahil napuno ng mga luxury cars ng mga bigating panauhin. It was so physically and emotionally taxing for her. Gusto na niya yung matapos. Muli niyang iginala ang kanyang paningin sa paligid.
Wala pa rin si Marcus. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit hinahangad niyang gumawa ng eksena si Marcus. Gayong siya ang unang nagsabi ritong kalimutan na siya. Nababaliw na nga yata siya. Come to think of it, Rafael was a good catch. Ideal husband material ito. Guwapo, edukado, gentleman, at higit sa lahat, nag-iisang tagapagmana ng isang multimillionaire. Samantalang si Marcus ay nagsisimula pa lamang. But then, mahal niya to. Inatake ng nerbyo si Cindy nang mapag-isa sila ni Rafael sa silid nito. It was their wedding night. Buti na lang hindi tayo pinilit ni Daddy at Mommy na buksan ang mga regalo. I'm so tired. Baka masubsub ako sa kahon ng regalo sa sobrang antok. Sabi ng asawa habang nag-aalis ng Amerikana. Amoy suka na ako. Hindi niya alam kung paano tutugon. Blanco ang utak niya sa nerbiyos. He had kissed her many times bilang pagpapaunlak sa kantsaw ng mga well-wishers. Parang baliwala lang yun dito. Ngunit para sa kanya, bawat halik ay isang hakbang patungo sa magaganap ng gabing yun. Bakit nawalan ka ng kibo? Puna nito. What am I supposed to say? Galit ka ba? Kanino? Sa akin. Bakit ako magagalit? May dapat ba akong ikagalit? Ayaw mo kasi kong kausapin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Rafael. Are you going to... What? Are you going to take me tonight? Ha? Gulat nitong sambit. Hindi arte ang pagkagulat ni Rafael. Ibig bang sabihin nun ay wala itong balak na i-consummate ang kanilang kasal ng gabing yun? Kung sakali ba ay isusuko mo naman sa akin, Cindy? Nananantsang tanong nito. I'm your wife now. Everything is yours, including my body. Forget it, Cindy. Ayoko nang napipilitan ka lang. Magpalit ka na ng damit sa banyo at matulog ka na. Magkahalong kalituhan at kasiyahan ang nadaramang tumalima si Cindy. Mag-aalas 10 na ng umaga kinabukasan nang hakutin ang mga regalo at ilang importanteng bagay sa fully furnished two-story house na matagal nang ipinatayo ni Don Lucas para kay Rafael at sa sino pang mapapangasawa nito. How was the night? Oops, sorry. Sabi nito, I mean, handa na ba kayong lumapit sa bago ninyong bahay? Gusto ko sanang wag na kayong bumukod. Pero it was Rafael's idea. You know, mahirap kontrahin ang gusto ng anak. Hindi mahirap para kay Cindy na makapalagayang loob ang isang good-natured father-in-law na katulad ni Don Lucas. It was a pity na may taning na ang buhay nito. Bagay na hindi kailanman naging paksa sa pool ng itakda ang kasal nila ni Rafael. Bagaman dumadalas ang atake nito. He was so full of life. Napakamasayahin ng Don at tila walang problema. Pero pabalat lang yun. Death was creeping in. Ngunit kayang-kaya nito yung dalhin. Nagkatinginan sila ni Rafael. Sino ba sasagot sa tanong ko? Untag ni Don Lucas. Si Rafael ho ang masusunod, Dad? Tugon niya. Iha, you have your own mind. Gamitin mo. Hindi ko sinasang-ayunan ang maging robot ka na lang. Wala naman kasing dapat pagtalunan. Singit ni Doña Diana. Ikaw naman, Diana. Nagpapalakas lang ako sa manugang mo, hindi mo pa ako pinagbigyan. Biro dito ni Don Lucas. Naisip niyang kung sakali mang pag-aralan niyang ibigin si Rafael, malaki ang maiaambag ng biyanan niyang lalaki. Pagkaalmusal ay nagpaalam na sina Cindy at Rafael na lilipat na sa bahay nila. Humalik si Cindy sa pisngi ng mga in-laws niya. Bye, Mommy, Daddy. Walang pag-aalinlangan niya yung nabigkas. Resigned na nga yata siya sa pagiging Mrs. Rafael Navarro. Sige, iha. Sabi ni Don Lucas. Rafael, ingatan mo itong asawa mo, anak. Sana'y magustuhan ninyo ang bahay na regalo ko sa inyo. It has 4 rooms. A master bedroom, a guest room, a room for the boys, and a room for the girls. I could almost hear my grandchildren giggling. Mahirap yung iisa ang anak. Kaya damihan ninyo ang magiging mga anak ninyo. Tingnan nyo, ngayon nag-asawa na si Rafael. Kami na lang ulit dalawa ng mami ninyo ang may iwan dito.
Mag-iingat kayo, ha? Sabi ni Doña Diana. Dad, kung magkakaproblema, I'm just a phone call away. Sabi ni Rafael. Sige anak, hangad ko ang kaligayahan ninyong mag-asawa. I like your dad, sabi ni Cindy kay Rafael nang nagbabiyahe na sila. Gamit nila ang Ford Expedition nito. What about my mom? Siyempre, siya rin. But your dad? He's something. I like his courage. Oh, not that topic, please. Para sa kanya, dapat lahat ay masaya. Kahit mawala siya, gusto niyang parang nariyan lang siya sa tabi. Can you promise? Promise what? Na hindi mo na ulit babanggitin ang tungkol sa... Tumango siya. Sorry. It's okay. Tumanaw siya sa malayo. Batid niyang hindi malaking problema ang mapabilang sa pamilya Navarro. Mababait at kasundo niya ang kanyang mga biyanan. Hindi rin problema si Rafael. Patunay ang pagiging gentleman nito ng nagdaang gabi. Alam mo bang lumaki akong walang ama, Rafael? I mean, talagang wala. Ni pangalan, ni litrato, ni anino. Wala. Pagkukwento ni Cindy. Anak ka ba sa pagkadalaga ng mama mo? Nahalata niyang kapag silang dalawa lang ay hindi nito matawag na mama ang kanyang ina. Hindi siya tumugon. Sorry. Okay lang. Itinanong ko na rin yan kay mama noong bata pa ako. Kasal daw sila ng papa ko. Ilang beses ko siyang tinanong kung nasaan ang papa. Ang sagot niya lagi ay wala. Hanggang sa nagsawa na ako sa katatanong, tumigil na ako sa kauungkat ng tungkol doon dahil hindi gusto ni mama na pag-usapan namin ang tungkol doon. Ang punto ko, now, I have a dad, and he seems to be a very wonderful dad. Bozai. Yeah, natawa niyang sang-ayon. Bozai. Wala na akong mahahanap na katulad niya. Ngayon alam mo na siguro kung bakit hindi ko siya magawang tanggihan. If I were in your shoes, hindi nga siguro. Hindi siguro. Sigurado. Siguradong hindi mo siya matatanggihan. Sige na nga. Ikaw, how come you can't say no to your mom? Ibang rason ko sa rason mo. Bantulot niyang tugon. Para kasing may obligasyon akong sundin ko siya. She gave me everything. Ewan ko pero nagigilty ako kapag hindi ko siya nasusunod. Although, hindi niya ako kailanman pinapressure. Alam mo yung ganun pakiramdam? Yan na bang sagot mo sa itinanong ko sa'yo noon? Anong tanong? Kung bakit ganun na lang ang takot mo sa mama mo. Her power over you is so strong. I can feel it. Literally. Hindi ko alam, Rafael. She's so domineering. Buti na lang at hindi ganun ang mommy ko. Huwag mo siyang pintasan. Pagigil niyang tutol. Sinasabi ko lang kung ano nga nakikita ko at nararamdaman ko, Cindy. Galit ka ba? I love her. Siya na lamang ang meron ako. At kahit kailan hindi ko kayang saktan ang damdamin ng aking ina. Paliwanag pa ni Cindy. Sorry. It's alright. Sorry din for my outburst. Wala silang imikan hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Hindi yun kalayuan sa kinatitirikan ng Navarro Mansion. Naisip niyang simula ng araw na yun, ay doon na siya titira. Yun ang maglalayo sa kanya sa mga kuko ng kanyang mama. Kaya? O baka naman maging isa pa niya yung kulungan? She looked at Rafael. Pinagmasdan niya ang gwapong mukha ng kanyang asawa. Hindi pa niya napapatunayan, pero nasisiguro niyang hindi kailanman magiging kulungan ang bahay na yun. Nakikita niya na magiging mabuti itong asawa sa kanya. How do you like it, Cindy? Tanong ni Rafael sa kanya nang makapasok sila sa loob ng bahay. It's beautiful. Matagal ko ng pangarap na tumira sa ganyang bahay. Na si Marcos ang kasama, right? Let's not talk about him, please. Masakit pa kasi. Sorry again. Ang two-story house ay maliit para maituring na mansyon. Pero malaki at napakaganda nun para ituring lang na isang malaking bahay. The combination of light blue, orange, and yellow was soothing to the eyes. The house stood on a 1,000 square meter lot na nalalataga ng Bermuda grass. May mga nakatanim pang mga palm trees at iba't ibang ornamental plants. Ang hindi niya gaanong gusto ay ang landscape. Sino nag-isip ng landscape? Tanong niya rito. I don't know. Surprise to ni Daddy. Malamang hindi rin siya. Okay lang kaya kung baguhin ko to? Do as you please.
Everything here is yours. Huwag mo lang lilipat ang bahay. Natawa si Cindy. Bit-bit ang dalawang maleta ay nagpatiun na ang asawa sa pagpasok sa bahay. Nakasunod siya rito. Fully furnished yun. Lahat ng gamit ay bago. Mula sa sound system, TV, refrigerator, kitchen appliances, hanggang sa kaliit-liitang detalye. Wala na siyang hahanapin pa. Magkakaproblema tayo kapag may nagregalo ng bagay na mayroon na tayo, sabi niya rito. Itabi na lang natin para kung may masira ay may reserba tayo. Tayo, natin, atin. Hindi na sila nangingiming gamitin ang mga salitang pinag-iisa sila. Umakyat si Rafael sa hagdan. Come here, Cindy. Sumunod siya rito. Mamili ka kung alin sa dalawang malalaking kwarto ang gusto mo. Yung hindi mo mapipili, dun ako. Wika pa ng asawa. Sandali siyang natigilan. Kung ganun, wala talaga itong kaplano-planong i-claim ang husbandly rights nito. This one's mine. Nakaharap ang bintana sa silangan. Gusto ko yung pagising ko sa umaga ay binabati ako ng sikat ng araw. I'll take this room, sabi niya. No problem. Dito ako sa kabila. Malas lang nung dalawang kwarto para sa boys and girls. Hindi sila magkakalaman. Hindi niya yun ikinatawa. Niyaya ni Cindy si Rafael na dalawin nila ang kanyang mama. Hapon silang nakarating dun. Hindi sila nakatanggi nang ayain sila nitong dun maghapunan. Well, I'm glad na mabilis kayong nagkasundo. Actually, hindi kanya nang inaasahan ko. Building a relationship takes time. Teka, bakit na parang nagre-reklamo pa ako? Eh magkasundo na nga kayo. Nakatawang sabi ng ina nang nasa harap sila ng hapagkainan. Naisip kasi naming makipag-cooperate na lang sa isa't isa kaysa pahirapan ang aming mga sarili, mama. Sabi ni Rafael, sino ba sa inyo ng mga parents ko ang nag-ideyang ipakasal kami sa isa't isa? Tahimik lang siyang nakikinig. Hindi niya alam na magaling pala itong magtahin ng white lies. Try my lingo muna, iho. Hindi mo pagsisisihan yan. Yung tungkol sa tanong mo, nang makita kita, I just knew na ikaw ang perfect match sa aking unikang iha. I hinted the idea to your mom. Itinuro ko si Cindy sa kanya in one of the parties we attended. Is she your daughter? My God, she's so beautiful. Sige, gusto ko siya maging manugang. Sabi agad ng iyong mama. Ganun lang yun. And the rest is history. May we live happily ever after. Ani Rafael habang nilalagyan ng lengwa ang kanyang plato. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na silang mag-asawa sa ina ni Cindy na uuwi na. Malayo pa ang Maynila at gagabihin silang masyado sa daan. Palabas na sila ng bahay na makaramdam ng panunubig si Cindy. Nagpaalam siya kay Rafael na tutungo muna sa banyo. Patungo siya ro nang tawagin siya ni Yaya Melinda na nagtatago sa likod ng halige. Cindy, halika! Nilapitan niya to. Bakit Yaya? Si Marcus, sumama na sa ibang babae. Para siyang nabingi. San ho ninyo nasagap ang balita? Hindi ko lang nasagap. Nakita pa ng dalawang mata ko. Maganda rin yung babae. Kaya lang ang nakuha niya ay kung sino lang. Yun lang bang kaya niyang ipalit sa'yo? Wala bang binabanggit ang mama mo tungkol doon, Cindy? Ang sakit-sakit ng balitang yun para sa kanya. Wala, Yaya. Wala na ho akong pakialam sa kanya. May asawa na ho ako. Pagsisinungaling ni Cindy. Nasabi ko lang, kailan mo ba ako kukunin dito, Cindy? Asiwang-asiwa ako sa mama mo eh. Saka isa pa, pakiramdam ko'y wala akong pakinabang rito pag wala ka. Sabi ng mama mo ililipat daw ako sa inyo pag may baby ka na. Bilisan yung paggawa mag-asawa ha. Nagpapatawa ka ba, Yaya Melinda? Eh bakit? Wala po, Yaya. Wala lang. Paano niya sasabihin dito na wala pang nangyayari sa kanila ni Rafael? Na wala pa din siyang karanasan 2 weeks after their marriage. Habasta, Cindy. Basta bilisan mo ang pagbuo. Wika pa ni Yaya Melinda. Napatango na lamang siya. Pasakay na silang mag-asawa nang mapansin ni Cindy na may UP ang kaliwang hood ng ekspedisyon. Itinuro niya yon kay Rafael. Nag-init naman ang ulo ni Rafael nang makita ang nangyari sa hood ng sasakyan. Binato yon. Patunay ang isang malaking batong nakita nila sa gilid nun. Luminga ito para hanapin ang gumawa nun. Huwag ka nang maghanap. Eto ko. Bulyaw ni Marcos na lumabas buhat sa kinakukublihan nitong punong akasya. May reklamo ka? Sasakyan lang yan.
natutumbasan ng pera. Ako, inagawan mo ng magiging asawa. Galit na wika ng lalaki. Siya ba si Marcus, Cindy? Bulong ni Rafael sa kanya. Oo, oo. Let's go. I know how he feels. Hindi ko siya papatulan. Pinagbuksan siya ni Rafael ng pinto sa unahan ng sasakyan. Nang maisara yon, ay lumigid ito sa pwesto ng driver's seat. Tuwag! Bulyaw pa rin ni Marcus. Malakas lang ang loob mo dahil mayaman ka. Pero kung talagang lalaki ka, dapat lumaban ka. Binabae pala yung pinakasalan mo, Cindy. Mukhang lasing siya, Rafael. Huminga ito ng malalim at pinaandar ang makina. Humarang si Marcos sa kanilang daraanan. May tanga nitong malaking bato. Pader ang nasa likuran ng Ford Expedition, kaya wala silang ibang malulusutan. Mabilis siyang kinabig pahiga ni Rafael at pinangsanggalang ang katawan nito. Kasunod nun ay ang pagkabasag ng windshield. Cindy, okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Okay lang ako. Nakitakit pang katawan mo eh. Katwiran nito. Cindy, dito ka lang ah. Maintindihan mo sana pero kailangan ko siyang kumprontahin. Tumango siya. Bumababa pa lamang si Rafael ng sasakyan ay sinugod na ito ni Marcos. Buti na lang at nakailag si Rafael. Sinunggaban nito ang brasong pinansuntok ni Marcos rito, sabay sunggab din sa kwelyo ng t-shirt nito. Pagkatapos ay ibinalibag ito sa pader. Tulog na bumagsak sa simento si Marcos. Kahit natakot, ay nakaramdam ng paghanga si Cindy sa asawa. Naawa siya kay Marcos, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Kalmanting bumalik sa kanya ang asawa. Aikido, sabi lang nito. Hindi mo ba siya dadamayan? Okay lang sa akin. Kasalanan niya. Alam ko na nasaktan siya sa nangyari, pero wala na ako magagawa. Kasal na tayo, kaya hindi ko na siya pwede pang ipaglaban. Hayaan na lang natin siya. Gulat itong napatingin sa kanya. Napilitan siyang ikwento rito ang sinabi sa kanya ni Yaya Melinda. Napakadali naman niya akong napalitan. Nagsiselos ka lang. No, I'm not. Naikwento mo na sa akin na sinulatan kanya noon at hinihiling na magtanan kayo. Punit-punit na ang sulat nang ibalik mo sa kanya, di ba? Pwes masakit din yun. Pero alam niyang sumusunod lang ako sa gusto ng mama. The point is, hindi mo rin siya ipinaglaban. Kinakampihan mo ba siya? Sabihin natin oo. Kung hindi nga lang lasing siya ngayon, baka pinag-usap ko pa kayo. But I'm your wife. Protesta ni Cindy. Sa papel lang yun. Alam nating pareho yun. Hindi na tayo makakawala sa papel na yun, Rafael. Not unless na magkaroon ako ng pananagutan sa'yo, Cindy. Ilang panahon lang ay mawawala na si Daddy. Sino pa ang katatakutan kong saktan? Paano ako, Rafael? You're just thinking about yourself. Are you saying that you're going to dump me pag wala na si Daddy? Hindi ito nakakibo na tila may iniisip. Dahil sa nangyari, ay lalong nadagdagan ang paghanga ni Cindy kay Rafael. Magaling pala ang asawa sa martial arts. Ngunit minsan ay naiisip niya kung may katotohanan ang bintang ni Marcos rito na bakla ito. Rafael said she was a goddess, pero hindi ito gumagawa ng paraan para ipakitang nagagandahan ito sa kanya. Hindi ito gumagawa ng move para may mangyari sa kanila. Sa halip ay inuubos nila ang kanilang oras sa mga panonood ng VCD, paglalaro ng baraha, chess, at minsan ay Scrabble. Sa madaling sabi ay naging magkaibigan sila sa halip na mag-asawa. What a twist! May kalokohan siyang naisip para matiyak kung ano ang totoong kulay ng dugo nito. Aakitin niya ang asawa. Isinagawa nga ni Cindy ang plano isang gabi. Naligo siya. Nagtagal siya ron. Pagkatapos maligo, ay lumabas siya ng banyo na tanging roba ang suot. Wala siyang suot na panloob. Buo na sa isip niyang kakausapin niya si Rafael na tanging yun lamang ang gayak. Tingnan lang niya kung hindi maturete ang utak nito sa kagandahan niya. Bago tuluyang lumabas ng silid, ay winisika ni Cindy ng pabango ang buong katawan niya. May epekto raw kasi sa utak ang pabango ayon sa isang artikulong nabasa niya. Kapag nasa mural yun ay ina-analyze yun ng utak. Maglalakbay yun sa mga ugat. Pinasisikto ang damdamin hanggang sa maghanap ng init ang katawan. Huminga siya ng malalim bago kinatok ang guest room. Walang sumagot. Pinihit niya yun. Wala sa loob ang asawa. Naisip niyang baka nagpapahinga ito sa terasa. Naroon nga ito.
tinawag niya si Rafael. Napanganga ito nang lingunin siya. May daga sa wardrobe ko, Rafael. It's so disgusting. Pakitanggal mo naman. Pang best actress ang acting niya. Daga? Halata sa tinig nito ang pagdududa. Kabago-bago ng bahay, mayroon ng daga? Nasaan ba? Nagpatiuna siya sa pagpasok sa master's bedroom. Pagdating dun, ay binukas nito ang cabinet. Nasaan? Wala naman ah. Noon niya naisip ang kahinaan ng kanyang strategy. Naidalangin niyang sana ay hindi ito makahalata. Kanina, mayroon eh. Bakit tinangay na ng pusa? Pagsisinungaling niya. Pusa? Sige, you can go out. Salamat. Isinara nito ang cabinet. Pagharap nito ay nagtama ang kanilang mga mata. Tumatagos ang titig nito. You're so lovely, Cindy. Tila hindi napigilang sambit ni Rafael. Iniiwas niya ang kanyang mga mata. May daga talaga yan kanina. I believe you, Cindy. Anong malay natin kung tinangay na nga yun ng pusa? Pagkasabi noon ay hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Bigla siyang inatake ng nerbiyos. Rafael? You're so beautiful. You're a goddess. And you're my wife. Habang sinasabi yun, ay unti-unti nitong inalalapit ang mukha sa kanya. Rafael! Bago pa man siya makapagprotesta, ay nasakop na nito ang malambot niyang mga labi. Nanulay ang init sa kanyang katawan. Napapikit na lamang siya. Naramdaman niyang tinatanggal nito ang tali ng kanyang roba. Dumilat siya para tumutol. Ngunit wala nang salita sa kanyang lalamunan. Gusto ng katawan niya ang ginagawa ng asawa. Nakalag ang tali ng kanyang roba. Tumambad sa paningin nito ang kanyang katawan. Narinig niya ang pagsinghap nito. Gusto niyang takpan ang kanyang katawan. Kahit wala siyang dapat ikahiya roon. Maliban sa isang munting heart-shaped scar sa ibabang bahagi ng kanyang kanang balikat, ay wala na siyang ibang mantsa sa katawan. Nabiyayaan din siya ng maliit na bewang at mahubog na balakang. Muling bumaba ang labi nito. Muli siyang napapikit. Sandaling naglapat ang kanilang mga labi bago naglakbay ang mga labi nito patungo sa kanyang punong tenga, pababa sa labi at pababa pa. Pilit niyang pinangingibabaw ang kanyang isip. Hindi dapat siya magpatalo sa dikta ng kanyang katawan. Gusto lang niyang tuklasin kung pagagawa niya itong akitin. Pero hindi niya kayang magpaangkin dito. Lalo at hindi naman sila nagmamahalan. Inipon ni Cindy ang lahat ng kanyang lakas at itinulak ito. Saka siya nagtatakbo sa banyo at doon nagkulong. Maya-maya ay narinig niyang tinawag nito ang kanyang pangalan. Cindy, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nagsusumamong sabi nito. Go away! Cindy, please forgive me. Go away! Narinig niya ang papalayong mga yabag nito. Bumalik sa banyo si Cindy at muling naligo. Kinuskus niya ng kinuskus ang buo niyang katawan na tila sa ganong paraan ay mabubura ang mga yakap at halik ni Rafael. Paglabas niya ron ay napansin niyang malakas na malakas ang buhos ng ulan sa labas. Isinara niya ang mga bintana. Inilock din niya ang pinto. Baka kasi bumalik si Rafael. Not that she could not trust him anymore, but it was herself that she could not trust. Natatakot siyang baka bumigay na siya kapag nagtangka ulit ang asawa. Napatunayan na niyang hindi ito immune sa charms niya. Ngunit nahihiya siya sa ginawa niya. Hindi niya alam kung paano haharap dito. Siya pa ang nang-akit sa asawa. Ngunit huli na rin para pagsisihan niya ang ginawa. Napapitlag si Cindy nang tumunog ang teleponong nakapatong sa nightstand. Dinampot niya yun. Hello? Cindy? Si Rafael ang tumatawag. Nasaan ka? Nasa isang park ako. Kanina pa ako nakakulong dito sa phone booth. Gusto ko itang tawagan pero nagdadalawang isip ako. Baka kasi ka ako, hindi mo ako kausapin. My God! Bakit siya nag-aalala? Malakas din ba ang ulan dyan? Yeah. Tipid na wika ni Rafael. Bakit nagtitiis ka riyan? Ayoko bang umuwi. Baka galit ka pa kasi sa akin. Napakunot noo si Cindy. Itinuturing ba nitong kapangahasan sa panig nito at hindi panunukso sa panig niya ang naganap? Umuwi ka na. Pwede natin pag-usapan ang nangyari. Baka magkasakit ka niyan. Are you sure? Pwede naman talaga akong umuwi. Hindi naman kita pinalayas. Pinalabas lang kita ng kwarto ko.
Salamat, Cindy. Malakas pa rin ang buhos ng ulan nang matanaw ni Cindy ang pagpasok ng Ford Expedition sa gate. Kanina pa siya nakadungaw sa bintana. Sadyang inabangan niya ang pagdating ni Rafael. She was wearing proper clothes, t-shirt at fit na pantalon. Kung maaari lang ay wala siyang ilalantad ni katiting na balat. Nahihiya pa rin siya sa tuwing maaalala ang kanyang ginawa. Pero wala na siyang magagawa. Nangyari na ang lahat. She must face the situation fairly and squarely. There was no other choice. Pinagbuksan niya si Rafael. Basang-basa ito mula ulo hanggang paa. Magbihis ka muna bago tayo mag-usap. Anya rito. Tumalima ito. Habang nagbibihis si Rafael, ay nagtimpla siya ng matapang na kape para dito. Magkape ka muna para mainitan ka. Anya ng makababa ang asawa. Salamat. Umupo ito at dinampot ang tasa. Ilang beses itong lumagok bago yon ibinaba. Pasensya ka na, Cindy. Mahinang wika ni Rafael. Nagpadala ako. Are you willing to forgive me now? Wala ka namang dapat ihingi ng tawad, Rafael. I'm your wife. Karapatan mo yun. Kaya lang, makapaghihintay ka ba? Hindi pa pala ako handa. Yumuko ito. Alam ko ang talagang mangyayari, Cindy. I anticipated what would happen. Galit ka kay Marcus. Malaki ang posibilidad na maisipan mong gantihan siya. Kung kaya niya, kaya mo rin, di ba? Yun ang sinamantala ko. Pangungumpisal ito. I guess you're right. Yun marahil ang nagtulak sa akin para gawin ko yun. I'm sorry din. Tinatanggap mo na bang sorry ko? Tumango si Cindy. Salamat. Hindi na mauulit yun. Pinapangako ko. Friends? Inilahad niya ang kanyang kamay kay Rafael. Tinanggap nito yun. Friends. Maagang gumising si Cindy kahit hindi siya gaanong nakatulog ng nagdaang gabi. Gusto niyang masilayan ang araw. Pinatay niya ang aircon at binuksan ang sliding glass window. Dumungaw siya sa bintana at sinamyo ang hangin. Nakakagaan ng damdamin ang basang paligid na tila pinaliliguan ang sikat ng araw. Nang magsawa sa pinapanood ay muli niyang isinara ang bintana at ini-on ang aircon. Saka siya pumasok sa banyo. Pagkalabas ng banyo ay dumiretso si Cindy sa komedor. Dinatnan niyang naghahain si Rafael. Ikaw ang nagluto? Hindi makapaniwala niyang tanong dito. Masama ba kung marunong magluto ang isang lalaki? Hindi naman, nakakapanibago lang. Puka na. Tumalima naman siya. Tikman mo to. Dinampot ni Rafael ang bandehadong naglalaman ng kanin at ipinagsandok siya. Masarap tong thigh sinangag ko. Pagkuhan ay dinampot nito ang ulam. Here. Ipinagsandok din siya nito nun. Ako na, natatawang saway ni Cindy sa asawa. Ano to? Thigh dishes din ng mga yan. Turo nito sa dalawang putahing nakahain. Sumubo siya. It had a unique taste na nanunuot sa dila niya. Wow! Masarap ah! Noon lumabas ang isang may edad ng babae. Natantya niya ay katulong. May dala itong bowl. Inilapag nito yon sa mesa. Tumawa ng malakas si Rafael. Sino siya, Rafael? Siya nagluto nito, no? Pasaway ka ha, pinasakay mo ko. Kinurot niya ang asawa sa tagiliran na ikinatawa nito. Kusinera namin siya, si Aling Cathy. Aling Cathy, ito si Cindy, asawa ko ho. Pakilala ni Rafael sa kanila. Kikilala ko na ho siya, sir. Nahihiyang sabi ng kusinera. Hello po, malambing niyang bati rito. Ngumiti ito at saka nagpaalam na. Makakasama na natin siya rito, Rafael? Bulong niya. Tumango ito. Pero... Let me explain. Sansala nito. Gusto ni mami na bigyan ka ng makakatulong dito sa bahay. Sinabi ko ulit yung sinabi ko mula nung una pa na ayaw natin ng may katulong. Sabi ko, we want to be totally on our own. Pero talagang mapilit siya. Sooner daw kailangan ko na ulit pumasok sa opisina at maiiwan ka mag-isa dito sa bahay. Kailangan mo na makakasama. Kaya naisip kong pagbigyan na rin si mommy. Pero naisip ko rin kung tatanggapin natin ang alok niyang katulong, mabubuking tayong magkahiwalay ng kwarto. Kaya sabi ko'y si Aling Cathy na lang ang ipahiram sa atin para magluto. Hindi natin siya permanenteng makakasama dahil babalik din siya sa bahay pagkaluto niya rito at hanggang kusina lang ang teritoryo niya. Okay ba? Kinindatan siya nito. Dahilan para lumakas ang tibok ng puso niya.
Habang tumatagal ay lalo itong gumagwapo sa kanyang paningin. Bumaba ang paningin niya sa mga labi nito. Memories flooded her mind. Agad niyang ipinilig ang kanyang ulo. Ibinalik niya ang pansin sa kanilang pinag-uusapan. Ang galing mo talaga at nakahanap ka pa ngayon ng excuse para matakasan ang mga luto ko, no? Buska niya rito. Umiling ito. Hindi ko iniisip yan, ah. Sabi nito. O nga pala, alis ako ngayon. May importanteng mga papeles sa opisina na kailangan kong pag-aralan. Pero hindi pa ako regular na papasok. 1 week pa ang bakasyon ko. Gusto mo sumama? Anong gagawin ko ron? Sino magtitimplo ng kape ko? Ganon? Pinagtaasan niya to ng kilay. Huwag na lang, no? Mainip ka rito sa bahay. Gusto mong mamasyal? Pagkakataon nyo na magkita ni Marcos. Pinandilatan niya to. Oops, my big mouth. Wala yun, sabi niya rito. Funny, pero wala na siyang makapang damdamin para kay Marcos. Sa sala dumiretso si Cindy pagkatapos nilang mag-almusal. Si Rafael ay nagtungo sa silid nito para maghanda sa pagpasok. Nakabihis na ito nang lumabas ng guest room. Nagpaalam ang asawa sa kanyang aalis na. Tatangu sana siya, ngunit nakita niya sa sulok ng kanyang mga mata na pinanunood sila ni Aling Kathy. Nasa bukana ito ng kusina at kita ang sala mula roon. Baka makahalata ito kung basta na lamang aalis si Rafael nang walang kahit isang kiss man lang. Baka may nakakalimutan ka, hon. You forgot to kiss me, sabi niya habang isinisenyas ng nguso ang kinaroroonan ni Aling Kathy. Nakaunawa naman si Rafael. Yumuko ito at kinintalan siya ng halik. Hindi sa pisngi, kundi sa mga labi. Dampi lang yun, ngunit may kung anong init na kumalat sa kanyang buong katawan. Palabas ng gate si Rafael sakay ng Ford Expedition nang mapansin niya ang isang middle-aged couple sa kabilang kalsada. Nakatingin ang mga ito sa bahay nila. Tila sila ang sadya ng mga ito. Inihinto niya ang sasakyan sa tapat ng mga ito. May kailangan po ba kayo? Pwede ka ba namin makausap ng sarilinan? Napaka-importante lang sana, iho, sabi ng babae. Sinulya pa ni Rafael ang suot niyang relo. Maaga pa naman, kaya pinaunlakan niya ang ginang. Tara ho sa bahay. Huwag na dyan, anito. Hindi pwedeng marinig ng misis mo ang pag-uusapan natin eh. Nagkibit balikat lang si Rafael. Bumaba siya ng sasakyan at inalalayang makasakay ang mga ito sa likuran. Dinala niya ang mga ito sa isang fast food restaurant at pilit na pinag-almusal kahit na panay ang tanggi ng mga ito. Halata kasing hindi pa nag-aalmusal ang mga ito na tila mag-asawa. Ano po bang atin? Tanong niya sa mga ito. Galing daw ng Negros ang mga ito ayon sa babaeng na pag-alaman niyang Rosa ang pangalan. Asawa raw nito ang lalaki, si Juan. Ikaw ang Mr. ni Cindy Acosta, di ba? Tanong ni Aling Rosa pagkatapos lunukin ng laman ng bibig at lumagok ng hot chocolate. Hindi pa rin umiimik si Mang Juan hanggang ng mga sandaling yun. Nasa pagkain ang atensyon nito. Ako nga po, ano ho palang sadya nyo sa akin? Personal itong tanong ko, iho. Huwag ka sanang mabibigla. Si Cindy ba ay may pilat na korting puso sa may ibaba ng kanang balikat? Tumango si Rafael. Meron po. Naguguluhan niyang tugon. Kitang-kita niya kung paano namula ang muka at paligid ng mga mata ng ginang bago nag-unahan sa pagpatak ang mga luha sa magkabila nitong pisngi. Yun lang ang gusto naming malaman. Yun lang. Nakangiti ito, bagaman patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Kumuyom naman ang mga kamao at nagtagis ang mga bagang ni Mang Juan. Halatang nagpipigil lang itong huwag umalpas ang galit. Juan! Hinawakan ito ng babae sa kamay at pinisil yun para payapain ito. Ang importante ay buhay siya at nasa mabuting kalagayan. Binalingan siya ni Aling Rosa. Rafael ang pangalan mo, hindi ba? Tumango muli siya. May gusto sana kaming hilingin sa iyo, Rafael. Kung maaari, ay hindi na sana makarating sa asawa mo ang pag-uusap nating ito. Itago mo na lang, alang-ala sa ikatatahimik ng isang nakaraan. Pakiusap nito. Naguguluhan man ay tumango siya. Hindi na tinapos ng mga ito ang pagkain at nagpaalam na. Naiwan naman siyang nag-iisip at tila nalilito. Nag-aalmusal sina Cindy at Rafael
nang umagang yon nang tumunog ang cellphone ni Rafael. Hello? Oh, Mommy, kumusta? Masayang bati ng asawa sa kausap. What? Napalis ang ngiti ni Rafael at nalaki ang mga mata. Bigla itong namutla. Pupunta na ako dyan. Ini-off nito ang cellphone at tumayo. Hindi na nito tinapos ang pagkain. Napasunod naman si Cindy sa asawa. Bakit? Rafael, anong nangyari? Kinakabahan niyang usisa rito. Parang alam na niya ang ibabalita nito. Si Daddy. Sasama ako. Humahagibis ang sasakyan ni Rafael sa gitna ng daan. Napakatuli ng pagpapatakbo nito. Hinayaan lang ito ni Cindy. Ang importante ay makarating agad sila sa ospital na pinagdalhan sa daddy ng asawa. Patakbo nilang tinungo ang nurse's station pagkababa nila ng sasakyan. May nakasalubong silang doktor. Agad itong binati ni Rafael. How's my dad, Doc? Tanong nito. Si Don Lucas? Well, his doctors are trying their best. Sabi nito. It was obvious na kilala ang mga Navarro sa ospital na yon. Anong room, Doc? ICU. Halos lipa rin ni Rafael ang intensive care unit ng hospital. Kabuntot siya nito. Dinatnan nilang may kung ano-anong nakasabit sa katawan ng daddy nito. Nilingon sila ni Don Lucas. Gumuhit ang isang ngiti sa mga labi nito nang makita sila. Sumenyas ito at pinalalapit sila. Tumalima naman silang mag-asawa. Idinikit ni Rafael ang tenga sa bibig ng daddy nito. Niyakap naman niya si Doña Diana na noon ay nangangatog sa kaba. Dad! Narinig niyang tawag ni Rafael sa daddy nito. My time is up, son. Dad, please don't say that. May awa ang Panginoon. Gagaling ka. Sumigok na wika ni Rafael. Nakangiting tinapik ito ng daddy nito sa pisngi. I'm very proud of you, son. Kahit kailan ay hindi mo binigo si daddy. Huwag mong pababayaan ang asawa mo. Love her. She's the right woman for you. Ibibigay niya sa'yo ang aking mga apo. It's a pity na hindi na nila ako makikita. Samantalang makikita ko sila. I'll watch them through the clouds. Hindi na napigilan ni Rafael ang pag-agos ng mga luha nito. Whoops! No tears. Paalala ng daddy nito. Habang lumalaon, ay pahina ng pahina ang pag-uusap ng mag-ama na nauwi sa mga tango at haplos. She could see that they really loved each other hanggang sa unti-unting pumikit si Don Lucas. Niyakap ito ng mahigpit at iniyakan ni Rafael. Hindi alintana na may audience ito. Niyakap naman niya ang mommy nito. Sabay nilang pinakawalan ang pinipigilang luha. Sa pagkawala ni Don Lucas, tila kalahati ng buhay ni Rafael ay tinangay nito sa mundo. Nawalan ng sigla ang tinig ng asawa. Dumalang ang mga halakhak nito. Hindi na yata matapos-tapos ang pagluluksa nito at walang magawa si Cindy para tulungan si Rafael. Alam niyang kung gaano kasakit para dito ang mawalan ng isang ama. Lalo na at napakabait ng daddy nito. May usapan kami ni Mommy na magkikita kami sa harap ng puntod ni Daddy. Gusto mo sumama? Tanong nito sa kanya isang umaga. Kinatok siya nito sa kanyang silid. Bagong paligo ito. Makakapaghintay ka ba? Mag-aayos lang ako. Ilang araw? Tudyo nito. Her heart went out to him. Kung paano nito pinipilit na magpaka-normal. 3 araw? Sakay niya sa biro nito. Saka pinagsarhan ito ng pinto. Madalian siyang nag-shower. Nakita niya sa salamin ang kanyang katawan habang nagpapatuyo. Sino ang mag-aakalang wala pa siyang karanasan hanggang ng mga sandaling yun? Hindi siya makapaniwalang ganun kalakas ang kontrol ng asawa sa sarili. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko. Napakaganda niya kaya nagtataka siya at hindi nadadala ang kanyang asawa. Ngunit naisip din niyang kung noon ay hindi siya nito napansin, ngayon pa kaya kung kailan nasa gitna ito ng pagluluksa? Itinapis niya ang ginamit na tuwalya at bumalik sa kanyang silid. Mabilisan din siyang nagbihis. Ayaw niyang paghintayin nito.
taman lang ang pagpapatakbo ni Rafael ng sasakyan. Hindi kagaya noong papunta sila sa ospital na tila ipo-ipo ang kanilang takbo. How do you feel now, Rafael? Tanong ni Cindy dito. To tell you the truth, it still hurts. Pero sinusunod ko ang sinabi ni Daddy the moment we learned that he had cancer. Sabi niya, kapag wala na siya, I only need to lift my head to heaven and I would see him smiling at me from the clouds. Tuwing umaga, pagising ko sa guest room, tumitingala ako sa mga ulap at nakikita ko nga ron ang iningitian niya ako. Hindi niya alam kung paano magre-respond, kaya napangiti na lamang siya. Ikaw? Tanong nito. Ako? Anong nararamdaman mo sa pagkawala ni Daddy? Ikinagulat niya yon. She was never asked. Ngayon lang. Nasanay siyang lagi na lamang sumusunod. May isang napakasarap na putahing handa sa isang okasyon. Takam na takam ako ron. Gusto kong kunin lahat at kainin yon. Pero ang ginawa ng naghanda, kumuha lang ng isang kutsarita at pinatikim ako. Pagkatapos, itinago na niya ang putahing yon. Sa palagay mo, anong mararamdaman ko? Natigilan nito. Pagkwan ay nakangiti siya nitong nilingon. Ginagap nito ang kamay niya. Inilapit yun sa mga labi nito at hinagkan. Saglit lang yun, ngunit may kung anong dumaloy na kuryente sa kanyang kamay. Alam mo ba kung anong bili ni Daddy? Yung pinakahuli niyang hiling? Nasa daan na uli ang tingin ni Rafael. Ano? Lalaki raw ang buuin nating panganay at isunod natin sa pangalan niya. Tumawa ang asawa ng malakas. Saglit naman na nanlaki ang mga mata ni Cindy. Kasunod nun ay napatawa na din siya. Alam na kaya ngayon ni Daddy na palabas lang ang lahat ng nakikita niya sa atin? Tanong ni Rafael nang tumigil sa pagtawa. Palabas? Napatangutang siya. Oh yeah, palabas. Hindi kaya siya nasasaktan na pinasaya lang pala natin ang manghuling sandali niya sa mundo? Hindi naman kasi natin alam kung anong mayroon sa kabila, sa heaven. Alam mo na. Nabigla din siguro siya. Who really knows? Huminto sila sa isang flower shop para bumili ng bulaklak. Pagkatapos ay muli silang lumulan sa sasakyan. Maya-maya pa ay pumasok na sila sa gate ng Eternal Garden. Nadat na nila roon ang maroon na padyero ng mga magulang nito. Nakatayo sa tabi noon ang driver na si Simon. Ngumiti ito at itinuro ang mausoleum. Kumanti sila ng ngiti at saka naglakad patungo roon. Naroon ang mama ni Rafael. Naramdaman marahil nito ang pagdating nila. Lumingon ng ginang at nginitian sila. Nilapitan niya ito at hinalikan sa pisngi habang inilalapag ni Rafael ang bulaklak sa ibabaw ng puntod ng daddy nito. Ilang saglit na dumaan ang katahimikan, each of them saying a little prayer. How's life? Tanong ni Doña Diana pagkatapos ng mahabang saglit. Wala pa bang nabubuo? Nag-ipon ng hangin sa dibdib si Rafael. Mommy, ikinalulungkot kong ipagtatapat sa inyo na. Kung wala pa, okay lang. Nagkamot ito ng batok. Mommy, wala pang nangyayari sa amin ni Cindy. What? Sabay silang tumango ni Rafael. Paano nangyari yun? Sinunod ko ang kagustuhan ninyo pakasalan si Cindy dahil hindi naman siya tumutol. But having a child by her is a different matter. Tila nananantya nitong saad. Are you gay? Mom, you know that I'm not. Tumango ang ina. Pero sa ganda ni Cindy. It's not me, it's her. Kahit pumayag siya na, you know, parang hindi ko kayang gawin dahil ibang klaseng babae siya at may ibang lalaki siyang mahal. Gusto sanang tutulan ni Cindy ang huling sinabi ni Rafael dahil hindi na niya mahal si Marcus. Nakapagtataka kung bakit ganun lang yun kadaling nawala. Siguro ay dahil nakahanap ka agad ito ng ipapalit sa kanya. Pangalawa ay nakita niya kung paano siya ipinagtanggol ni Rafael. Well, I admire you both. You've got characters. Nakangiti nang sabi ni Doña Diana. Hindi ka galit, Mommy? Galit? Umiling ito. Hindi ako galit. Nasurpresa lang ako. Thanks, Ma. Nabuksan na rin lang ang topic. Bakit hindi pa natin pag-usapan? Ang alin? Ang aming sitwasyon. Bakit hindi natin tanungin si Cindy kung pumapayag pa siya sa setup? Kung ayaw na niya, okay lang sa akin kung mag-file siya ng annulment. This early?
ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Why bother about what they would think? Ang importante ay si Cindy. Si Cindy? O ikaw? Nakikita pa ba kayo ni Katrina? Seryoso na tanong ng ina nito. Umiling si Rafael. Hindi na. O hindi mo napansamantala? Ma'am, hindi ko gustong itali si Cindy sa isang loveless marriage. Pakiramdam ni Cindy ay isa siyang bangkang papel na nasa gitna ng isang maalong karagatan. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. But you can learn to love one another. Nang ipakasal namin kayo ay alam namin yun ang magiging pangunahing problema. But we believe that you've got everything na magiging dahilan para madali ninyong matutuhang malin ang isa't isa. Brains, good looks, wealth, what else? And besides, pareho kayong mabait at masunurin na anak. Love. Binigyang diin yon ni Rafael nang bigkasin ito. Give yourself some more time. Pagdidiskusyonan pa ba natin to, Rafael? Pumayag ka sa kagustuhan ng daddy mo. At ngayong wala na siya, you're trying to sway me. Sa palagay mo ba'y papayag akong masira ang kagustuhan ng daddy mo kung mawala na siya? Of course not. Bumuntong hininga ito at siya naman ang binalingan. Cindy, iha. Umilap ang mga mata niya. Wala ho akong alam sa hinihingi ni Rafael. Of course. Sang-ayon ni Doña Diana. Rafael, huwag muna ngayon. Napakaikli pa ng panahon para pag-usapan ang tungkol dyan. Wala silang nagawa kundi ang tumango na lamang. Nakatingin si Cindy sa labas ng sasakyan habang nagbabiyahe. Gabi na nang makaalis sila ni Rafael sa Eternal Garden. Nawili sila sa pakikipag-usap sa mama nito. Naging sentro ng pag-uusap nila ang gagawin nitong pag-takeover sa mga kumpanya ng pamilya nito. Matagal na itong itinetrain ng daddy nito para sa bagay na yon. Gusto ng mommy ng asawa na kunin nito ang chairmanship sa posisyon ng CEO dahil wala raw itong tiwala sa kapatid ni Don Lucas na si Armando Navarro na siyang nasa acting capacity habang hindi pa nakakapagbabang luksa ang mga ito. Sa bagay na yon ay agad na nagkasundo ang mag-ina. Dapat ay inalalayan mo ko kanina, Cindy. Sabi ni Rafael. I don't know what you're talking about. Wala akong alam sa corporate world. Hindi yun ang tinutukoy ko. Yung tinutukoy ko ay yung tungkol sa sitwasyon natin. Yun ba? Hindi mo naman kasi ako kinausap muna tungkol dun? Halimbawang kinausap kita, will you cooperate? Kailangang i-consider ako si Mama. Tapos na kasi ang problema mo kaya ang dali mong nakakapagpa siya. Hindi ko problema si Daddy. Di ba't kaya mo ako pinakasalan ay dahil gusto mo siyang i-please? Ngayong wala na siya, paano naman ako? Pero kung kahit paano ay sumang-ayon ka, hindi na magiging mahirap kumbinsin si Mommy later on. Bakit pa kailangan kumawala ka sa kasal, Rafael? Do you hate being with me? The contrary, I'm enjoying your company. Liar. Hindi. Napag-aralan na kita and white lies seems to be a permanent decoration in your mouth. Case closed? Tumango siya. You're wrong. I love this. Love what? First time nating magkaroon ng ganitong diskusyon. I love discussion and debate. Pumasok ka kaya sa politika? You're very witty. Lumalayo sa topic, Rafael. Bakit gusto mong kumawala ang ating kasal? I'm not the marrying type. Good answer. Why? Sawa na ako na laging ibang tao ang piniplease. I want to live my own life. With a dad like my dad na sobrang bait, kahirap at parang isang kasalanan ang tanggihan siya. Ngayon, masaya ka na ba na may sarili ka ng desisyon sa buhay? Lalo na at wala ng daddy mo? Huh? Nalilitong tanong ni Rafael. Sorry, nagkibit-balikat ito. Hayaan mo, next na buksan mo ulit ang topic na yon, sisigundahan na kita. Anong topic? Yung tungkol sa annulment ng kasal natin. Did I say annulment? Yun ang sinabi mo sa mami mo kanina. Sinabi ko pa talaga yun? Ang gulo mo kausap. Tumango na lamang si Cindy. Ilang saglit siya nitong tinitigan. Dahilan para hindi nito mapansin ang mabilis na sasakyang pasalubong sa kanila. Mabuti na lamang at mabilis itong nakapreno. Subub-sub siya. Tumama ang noo niya sa dashboard. Bigla siyang nahilo. Cindy! Are you alright? Agad nitong tanong.
kitang-kita sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Okay na ako, nahihilo lang ako. Hinawakan ito ang baba niya. May pasaka ka sa noo, Cindy. Malaki ba? Sa halip na subagot ay naglabas ito ng panyo. Buong ingat itong dinampian ng panyo ang kanyang noo. Walang sugat. Gusto mo bang duman tayo sa ospital? Huwag na. Okay na ako. Gusto ko makacheck na okay ka talaga. Napatitig siya rito. Tila kinikiliti ang puso niya dahil sa kakaibang concern na ipinapakita ng asawa sa kanya. Lalo na nang dampian ito ng halik ang kanyang noo. Let's go home, Rafael. Okay na ako. Muling nahulog sa pag-iisip si Cindy nang umusad ang expedition. Rafael was acting strange. Hindi niya maintindihan ang mga kilos nito. Habang sinasabi nitong gusto nitong makahulag po sa kanilang kasal at ganoon na lamang ang pag-aalala nito sa kanya. Gayong pasalang naman ang tinamo niyang sugat, malayo sa bituka, wika nga. Sinabi niya ritong unti-unti nang nalaladlad ang pagkatao nito sa kanya. Pero ngayon ay biglang naging komplikado ang lahat. All because she had seen his caring eyes and felt his loving touch. Hinayaan niyang liparin ng hangin ang mahaba niyang buhok. Hangin na nagmumula sa nakabukas na bintana ng sasakyan. Hindi niya natatanda ang kinakitaan niya si Marcus ng ganun. Si Marcus ay hindi expressive sa maliliit na mga bagay. Para dito ay naipapakita ang pagmamahal sa mga halik at yakap. Gusto niya ang mga halik at yakap nito. Pero inaamin niyang nakakaramdam din siya ng kaunting bahid ng pagsasamantala sa mga yun. At hindi lang iilang beses na umungot itong ituloy nila yun sa pagniniig. Ang malaking takot niya sa kanyang mama ang pumipigil sa kanya kung bakit hindi niya maisuko rito ang lahat. At si Rafael? Ibang-iba si Rafael. Nakita at naramdaman niya ang respeto na ibinibigay nito sa kanya. Nagpa-unlock si Cindy nang yayain siya ni Rafael na dumalo sa despedida party ng isa sa pinakamalapit nitong kaibigan. Isa itong doktora at magmamigrate na ang buong pamilya nito sa Belgium. Naroon ang babae noong araw ng kasal nila ni Rafael. Natatandaan niyang isa ito sa mga pinakasincere ang pagbating iniukol sa kanya. Marami ng mga bisita si Marlene nang makarating sila sa malaking bahay ng mga ito. Sa labas ay dinig nila ang pagkakaingay ng mga tao. Masaya sila nitong sinalubong sa gate. Sa wakas, nakarating din kayo. Kanino ko pa kayo hinihintay? Nakangiting sabi ni Marlene. Nakipagbeso-beso ito sa kanya. Niyakap naman ito ni Rafael. Kumusta ka na? I'm fine, tugon ni Rafael. Pero pag alis mo, hindi na. Bulero talaga tong Mr. Mono, Cindy. Numero uno, sang-ayon niya. Ano bang oras ang flight mo? Tanong ni Rafael dito. Mamayang alas 12. Tara! Yaya ni Marlene sa kanila. Nandun sila. Alam niyang ang mga kaibigan ng mga ito ang tinutukoy nito. Sumunod naman sila rito ni Rafael. Masayang nakikipagkwentuhan si Cindy sa mga kaibigan ni Rafael nang sa paglingon niya sa gawin ng pinto ay matanaw niya ang isang babaeng kararating pa lamang. Nakasuot ito ng gold-colored miniskirt na hakab na hakab sa balakang nito. Matangkad ito. Maikli ang makintab nitong buhok. Tila itong modelo kung maglakad. Hindi iilang lalaki ang napatitig nang may paghanga rito. Hindi ito napansin ni Rafael dahil may kausap ito ng mga sandaling yun. Kinilabit niya to. Sino siya, Rafael? Tinuro niya sa asawa ang babae nang lumingon nito. Kitang-kita niya ang unti-unting panlalaki ng mga mata ni Rafael nang makita ang babae. Ngumiti naman ng pagkatamis-tamis ang babae sa kanyang asawa. Katrina, kailan ka pa dumating? Tanong dito ni Marlene. Napamaang si Cindy. So this is Katrina. Sinulyapan niya si Rafael. Siya yung ex mo, di ba? Yes. Ang ganda-ganda pala niya, sabi ni Cindy sa tonong totoo. Para siyang supermodel. Tumango ito. Supermodel talaga siya. She just finished touring Europe and the Americas. Napatango-tango si Cindy. She had a formidable competitor. She made a promise to herself that she would give a Thanksgiving prayer to Don Lucas at siya ang pinili nitong ipakasal sa anak nito. Tila nasa catwalk na naglakad si Katrina patungo sa kanila. Nang mapatapat sa kanila,
ay buong tamis itong humiti kay Rafael. Pagkatapos nun ay yumuko ito at laking gulat niya nang dampian ito ng halik ang kanyang pisngi. Hi, you're Cindy, right? Tumango siya. Hindi ako nakarating sa kasal ninyo ni Rafael, pero huliman daw at magaling na ihahabol din. Best wishes. Thanks. Binalingan nito si Rafael. Congratulations. Hindi mo ba ako papakilala sa napakaganda mong bride, Rafael? Actually, nabanggit ko na sa kanya kung sino ka bago ko pa man makalapit. Cindy, meet Miss Katrina. Pilit siyang umiti rito. Ewan niya pero mabigat ang loob niya sa babae. Nagseselos ka lang, anang isang bahagi ng isip niya. Of course not, tanggi ng isa namang bahagi. Excuse me for a while, makikipagsosyalan muna ako sa iba, but I'll be back. Paalam ni Katrina sa kanila. Bakit babalik pa siya? Bulong niya kay Rafael nang makaalis si Katrina. What's wrong with that? Siguro makikipagkwentuhan. Tatlong buwan sa Argentina at Brazil si Katrina dahil sa isang modeling stint doon. Sabik syempre siya makipagbalitaan. Paliwanag nito. Pero bakit sa atin pa siya makikipagkwentuhan? Siya lang ang makakasagot niyan. Tanong mo sa kanya mamaya. Pagkasabi nito noon ay pumailan lang ang isang musika. Kasabay noon ay pumailan lang din ang boses ng disc jockey. Ladies and gentlemen, it's dance time! Nagpalakpakan ang mga tao. Turn the heat! Join the beat! Stomp your feet to the beat of samba! Ilang pareha ang agad pumagit na sa dance floor. Bakit may ganyan pa, Rafael? Muli niyang bulong dito. Hilig ni Marlene ang ballroom dancing, Cindy. Hindi kompleto ang isang gathering para sa kanya pag walang ganyan. Come on, let's join the fun! Mamaya na lang, sabi niya sa asawa. From across the floor ay nakita niya si Katrina na sumasayaw-sayaw habang naglalakad patungo sa kanila. Niyaya nito si Rafael na sumayaw. Napatingin si Rafael sa kanya na tila nang hingi ng permiso. Go ahead, it's okay, sabi niya rito. Sigurado ka? Tumango siya. Nagsimulang sumayaw sina Rafael at Katrina. Parehong magaling sumayaw ang mga ito. Nang patugtugin ang tango, ay tumigil sa pagsasayaw ang iba pang couples at pinanood na lamang ang mga ito. May kung anong tumungsok sa puso ni Cindy. Bago pa siya lagumin ng damdaming yun, ay ipinasya niyang magpahangin sa labas. Palabas na si Cindy ng pinto nang makasalubong niya ang isang may edad na lalaking hindi sana niya mapapansin kung hindi siya hinintuan. Miss Cindy Acosta? Ikaw ba yan? Attorney Sam, what are you doing here? Ito ang abogado ng kanyang mama. Pamangkin ko si Marlene, kapatid ko ang ina niya. What a small world. Sige, attorney, magpapahangin lang ako sa labas. Sandali, Miss De Acosta. Mrs. Rafael Navarro na po ngayon, attorney. Mrs. Navarro. Patianod ng abogado. Pwede ba kitang makausap ng tayong dalawa lang? Importanteng-importante ito at ayokong palagpasin ang pagkakataong ito. Sumang-ayon si Cindy. Sahab din sila napadpad. Ano bang mahalagang bagay ang pag-uusapan natin, attorney? Anya rito, nang makaupo siya sa isang bench doon. Palakad-lakad ito sa kanyang harapan. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo, pero nung isang linggo ay nagpagawa sa akin ng testamento ang iyong mama. Nasasaad sa testamentong yun na sakaling sumakabilang buhay siya, ang lahat ng kanyang kayamanan ay isasalin niya sa isang foundation that would carry her name. And I mean, ni isang kusing ay wala siyang iniwan sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun, pero kailangan kong sundin ang gusto niya. Alam mo na ba tungkol doon? Wala akong nalalaman tungkol doon, Attorney Sam. Naguguluhan niyang sabi habang pilit na pinaglalabanan ang bumabangong hinanakit sa kanyang mama. Well, kailangan makipaglinawan ka sa iyong mama. Sa tingin ko kasi ay hindi tamang ang isang solong anak na katulad mo ay walang mamanahin mula sa kanyang magulang. Gusto ko munang makausap ang mama. Ipaglaban mo ang karapatan mo, Cindy. Tumango siya. Sige ho, attorney. Salamat po. Tila wala sa sariling iniwan ni Cindy ang abogado. Mabibigat ang mga hakbang na bumalik siya sa sala para yayaing umuwi si Rafael. Ngunit nakita niya itong enjoy na enjoy sa pakikipagsayaw kay Katrina. Kaya nagpa siya siyang iwanan na lamang ito. Totoo ba, mama? For God's sake, Cindy,
umuwi ka rito at ginising mo ako ng 10 oras ng gabi para lang tanungin ako ng tungkol dyan? Have you noticed the time? It's 2 in the morning! Irritabling sagot nito. Sagutin mong tinatanong ko, Mama! Mariin niyang sabi. Sa kauna-unahang pagkakataon ay pinagtaasan niya ito ng boses. How dare you talk to me like that? Sagutin mo ang tanong ko, Mama! Ulit niya. Naningkit ang mga mata nito. So you wanna hear the truth? Huwag pong sabihin ngayon mo ipapakita sa akin ang kayamanan ko lang ang talagang pinahahalagahan mo, Cindy. At kailan mo pa ako pinag-isipan ng ganyan, Mama? Yan ang nakikita ko ngayon sa mga kilos at pananalita mo. Mali na naman ako kung ganon, Mama. Okay, totoo ang lahat ng sinabi ni Attorney. Maang siyang napatingin dito. Nagsimulang mag-unahan ang mga luha sa magkabilang pisngi niya. Mas masakit pala kapag dito mismo nang galing ang balita. May masama ba sa ginawa ko, Cindy? All the days of your life, you have me. Hindi ako nagkulang at pinusog kita sa pagmamahal. Huwag ka naman sanang maging sakim. Maraming mga tao ang nagugutom at nangangailangan ng aking kayamanan. Magparaya ka naman sa kanila. Haya mo na lang ang kayamanan ko sa ilalim ng foundation na itinatag ko sa ilalim ng aking pangalan. Anak mo ba talaga ako, Mama? Pasigaw niyang tanong dito. Punong-puno ng hinanakit ang kanyang tinig. Your voice! Wala na akong pakialam! Eh di lumabas din ang totoo mong kulay. Sinasabi ko na nga ba't ang kayamanan ko lang ang dahilan ng pagbabait-baitan mo sa akin? Wala akong pakialam sa pera! Kahit ipagmakaawa mo pa sa akin na tanggapin ko ang lahat ng kayamanan sa oras na ito, ay tatanggihan ko pa rin. Hindi ang pera mo ang habol ko. Ang gusto kong malaman ay kung bakit ginagawa mo sa akin ang mga bagay na to. Puno ng hinanakit na wika niya sa ina. Huwag mo kong sigawan! Ganting sigaw nito. Isa kang swail! Ito bang igaganti mo sa lahat ng mga ipinagkaloob ko sa iyo? Ano-ano bang naipagkaloob mo sa akin, Mama? Sama ng loob? Hinanakit? Mga tanong na walang sagot? Guilt? Tell me, dapat bang ipagpasalamat ang mga yon? Wala kang utang na loob. Salamat kung ganun. Tama si Aya Melinda. Wala kang ang mahal kundi ang sarili mo. Ginamit mo lang ako. Get out, Cindy. At huwag ka na uling tutungtong sa pamamahay na to. Itinatakwil kita bilang anak. Wala ka na bang maisip na mas masakit pa riyan, Mama? Get out! Pinasasalamatan kita ng buong puso, Mama. Ngayon may utang na loob na ba ako? Bago siya tuluyang lumabas, ay nilingon pa uli niya ito. At sa halip na pagpupuyos ng kalooban ang makikita niya sa mukha nito, tila siyang siya ito sa ginawang pagdurog sa kanyang puso. Umaga na nakabalik sa Maynila si Cindy, sakay ng taxi na inarkila niya buong magdamag. Hindi na kasi siya makatiis na hindi malaman ang katotohanan sa isiniwalat ni Attorney Sam. Namumugto ang mga mata niya dahil sa kawalan ng tulog at walang patid na pag-iyak. Hindi lang ang puso niya ang nadurog, kundi pati ang buo niyang pagkatao. Isang galit na Rafael ang nagbukas sa kanya ng pinto. Umuwi ka pa, Mrs. Navarro! Usig nito sa kanya. Huwag mo muna akong kausapin, Rafael, please? Sabi niya. Napagod ka ba sa magdamag na makikipag... Huminto ito sa pagsasalita at nagtagis ang mga bagang. Wala pa ako sa kondisyong magpaliwanag. Gusto kong mapag-isa, Rafael, please. Pakiusap niya rito. Pinagot ka ba ng usto ni Marcus? Halatang puyat na puyat ka. Tila hindi na nakapagpigil nitong sumbat. Rafael, ano bang pinagsasasabi mo? Ipinagtulakan mo ko kagabi kay Katrina para magkaroon ka ng rason na sabihing ako ang nauna. Kaya may dahilan ka na rin para balikan si Marcus. Right? Hindi kita maintindihan. Just tell me the truth. Gigil nitong saad. Kumuyom pa ang kamao nito. Are you jealous? Me? Jealous? Don't make me laugh. Ikaw ang nagseselos at gumagante kaya iniwan mo ko sa gitna ng party at ginawa mo kong tanga. No way! Rafael Navarro, no way! Hindi si Katrina lang ang pagseselosan ko. At isa pa, bakit naman ako magsiselos? Eh ano ba sa akin kung may relasyon kayo ng babaeng yun? Ikaw ang nagpapatawa, Rafael. At pwede ba? Stop nagging me! Nag-alsa boses na rin siya. Naghalo-halo na ang selos, hinanakit at sama ng loob na nadarama niya. Marahas itong nagpakawala ng hininga
bago matiim na tumitig sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin. Bigla nitong hinamblot ang braso niya at pilit siyang pinaharap dito. At nasasaktan ako, Rafael! Walang sabi-sabing kinabig siya nito at siniil ng halik. Maalab yun at mapusok. Hindi yun ang dating banayad na halik na humahaplos pati yata sa kanyang kaluluwa. Magpupumigla sana si Cindy. Ngunit bigla na lamang naging banayad ang paraan ng paghalik ng asawa. Lumipad ang anumang protesta sa isip niya. Napapikit na lamang siya. Nakapikit pa rin siya nang pakawalan nito ang kanyang mga labi. Matapos bumalik sa normal ang kanyang paghinga, ay nagdilat siya ng mga mata. Wala na ang bangis sa anyo nito. Wala na ang liyab sa mga mata nito. Ang naroon ay ang maamo nitong muka. Ay, I'm sorry, Cindy. Sabi nito, hindi siya tumugon at kumalas lang sa yakap nito. Hindi siya totoong galit, ngunit yun ang gusto niyang isipin nito. Tinalikuran niya to. Umakyat siya sa hagdan patungo sa kanyang silid at doon nag-iiyak. Tila yata pinagkakaisahan siya. Kung kailan kailangan niya ng karamay ay saka naman sila nag-away ni Rafael. Ito na nga lang ang inaasahan niya. Nakarinig siya ng mga katok sa pinto. Cindy, I'm sorry. Nangako akong rerespetuhin kita pero sinira ko na naman ang pangako kong yun. Nasaktan lang ako sa ginawa mong pag-iwan sa akin kagabi. Magdamag akong hindi nakatulog sa pag-aalala. Tumawag ako sa inyo kaninang umaga. Nakausap ko ang iyong mama at ang sabi niya ay nagpunta ka nga ron kagabi. Ewan ko pero bigla na lang pumasok sa isip ko si Marcos. Sorry, naging maruming takbo ng utak ko. Paliwanag ni Rafael sa kabilang pinto. Bakas sa boses nito ang sinseridad. Ni kaunti ay hindi siya nagsalita. Pinangatawanan niya ang galit niya sa asawa. Ngunit tila may kung anong nag-utos sa kanyang tunguhin ang pinto at idaiti ang kanyang tenga roon. Baka may sasabihin pa itong iba. Wala siyang narinig kundi ang papahin ng mga yabag nito. Mabilis siyang binuksan ang pinto. Rafael? Tawag niya rito. Tumigil ito sa pagbaba ng hagdan at nilingon siya. Sorry rin sa katarayan ko. Hinging paumanhin niya. Ngumiti ito. Are you okay now? Tumango siya bago pinahid ang natitira niyang mga luha. Can we talk about last night? Rafael, may problema ako pero hindi ka kasali rito. Nilapitan siya nito at hinila siya pabalik sa kanyang silid. Rafael, anong mararamdaman mo kung halimbawang matuklasan mong walang ipinamana sa iyo ang daddy mo kahit isang kusing? Tanong niya rito nang makaupo sila sa gilid ng kanyang kama. Magagalit, syempre. Magdaramdam. Dahil ba interesado ka sa kayamanan niya? Mahirap sagutin yan kasi alam kong mahal na mahal ako ng daddy ko. Siguro, ang unang-una bago pa man ang hinanakit ay ang tanong na bakit niya ginawa yun. Ganyan-ganyan ang nararamdaman ko ngayon, Rafael. Pagkasabi nun ay isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang palad. Why? Ano ba talaga ang problema? Ginagap nito ang kamay niya at pinisil bilang assurance na naroon nito para damayan siya. Si Mama, hindi niya magawang magpatuloy. Don't tell me inalisan ka ng mana ng mama mo, Cindy. Tumango siya. Ipinagtapat sa akin kagabi ni Attorney Sam, ang abogado ni Mama. Gusto sana kitang yayaing umuwi pero nakita kong enjoy ka pa sa pagkikipagsayaw kay Katrina kaya nauna na akong umalis. Sa kalituhan, sumahay ako ng taxi at nagpahatid sa amin para kumprontahin ng mama. At nang gawin ko yun, alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin? Tumigas ang kanyang anyo. Huwag daw akong sakim. Ipaubaya ko na lang daw sa mahihirap at sa mga nagugutom ang kayamanan niya na isinasalin niya sa foundation na magdadala sa kanyang pangalan after her death. Kalukuhan yun! Anak ka niya! Pinaratangan pa niya ako na ang kayamanan lang niya ang talagang mahal ko at hindi siya. Sinapo nito ng mga palad ang noo bago tumingin ng tuwid sa kanya. I guess I have no other choice. Tama ang kutob ko at palagay ko'y ngayon na ang tamang panahon para ipagtapat ko ang bagay na to sa'yo. Ang alin, Rafael? May mag-asawang kumausap sa akin, Cindy. Ikaw ang tinatanong nila. Tinanong nila ako kung meron ka raw bang maliit na pilat na hugis puso sa ibaba ng kanang balikat mo. Nang sabihin kong meron, umiyak ang babae.
napakunot noo siya. Anong ibig mong sabihin? May kutob akong sila ang tunay mong mga magulang. What? Napakasakit para kay Cindy ang sumunod na mga araw. Pinatunayan ng kanyang mama kung gaano katigas ang damdamin nito. Hindi siya nito tinawagan para kumustahin man lang. The only bright side was the possibility na magkakaroon na ng kasagutan ang kanyang mga tanong kung bakit wala siyang nakagis ng ama. Ni hindi pala nila sinabi sa'yo kung saan sa Negro sila nakatira? Ni hindi natin alam kung Oriental ba o Occidental? Saan ko sila matatagpuan? Isang gabi ay naitanong niya kay Rafael habang nasa harap sila ng hapunan. Paborito niya ang ulam na pekadilyo, ngunit halos hindi niya magalaw ang pagkaing nasa plato niya. Malamang na dun sa asyenda ng mama mo nakatira mga yun. Namilog ang kanyang mga mata. Bigla siyang na-excite. Palagay ko, tama ka. Hanapin mo ba sila? Sasamahan mo ba ako? Of course. Pero bakit pa? Gusto ko silang makausap. I wanna know the whole truth. Ang ibig kong sabihin, bakit kailangan pang pumunta ka sa Negros? Natatsak kung hindi rin sila makakatiis at isang araw ay makikita ko na lang silang nakasilip dyan sa labas, trying to get a glimpse of you. Lalong namilog ang mga mata niya. Oo nga no, bakit hindi ko naisip yun? Cindy, may itatanong ako sa'yo. Alam kong malayo ito sa takbo ng isip mo ngayon. But just the same, I want to hear the truth. Nung sabihin mong wala kang pakialam kahit magkaroon kami ng affair ni Katrina, did you really mean it? Natigilan siya. Yes, I meant it, sabi niya kahit tumututol ang kanyang kalooban sa naging sagot. Ayokong maging hadlang sa kaligayahan mo, Rafael. Tumatangutang-tango na lamang ang kanyang asawa na tila nalungkot sa sagot niya. Nagtaka si Cindy nang bigla na lamang inihinto ni Rafael ang kotse sa tabi ng kalsada isang araw na patungo sila sa bahay ng mami nito. Bakit? May problema ba? Ayun sila, Cindy. Sinundan niya ng tingin ang tinuturo ni Rafael. Sino yung mga yun? Kilala mo? Tanong niya sa may edad ng lalaki at babae na nagmamadaling naglakad palayo. Hinabol ng mga ito si Rafael. They are your parents, Cindy. Nagulat siya sa narinig. Pakiramdam niya ay saglit na tumingil sa pagtibok ang puso niya. Namalayan na lamang ni Cindy na nakahinto na ang sasakyan at wala sa harap ng manibela si Rafael. Kausap na nito ang mag-asawa. Hindi na natuloy sina Cindy at Rafael sa pagtungo sa bahay ng mami nito. Bumalik sila sa bahay kasama ang mag-asawa. Pinakinggan niya ang salaysay ng may edad na babaeng nagngangalang Rosa. Ayon sa salaysay nito, isang taon pa lamang ang anak nitong babae nang bigla na lamang itong maglaho. Nangyari daw yun isang buwan matapos lumipad patungong Amerika si Senyora Beatriz. Sa labis na sama ng loob ay nilisa ng mga ito ang asyenda at namuhay sa ibang probinsya. Ang anak daw ng mga ito ay may maliit na pilat na hugis puso sa ibaba ng kanang balikat. Likha ng hindi sinasadyang pagkakapaso nito sa pantatak sa mga baka. Malalim daw ang nilikhang sugat, kaya alam nilang hanggang sa pagtanda ay tataglayin nito ang tatak. Hindi na raw nagkaanak ang mga ito, ngunit malakas daw ang kutob ng mga ito na buhay pa ang kaisa-isang anak ng mga ito. At nang dalawin ng mga ito kailan lang ang kamag-anak ng mga ito sa asyenda, ay nalaman daw ng mga itong may anak na dalaga si Senyora Beatriz. Ngunit hindi naman nabalita ang nag-asawa ito, o hindi kaya ay nagpuntis. Noon na nabuo ang hinala ng mag-asawa na may kinalaman ang senyora sa pagkakawala ng anak ng mga ito. Pero bakit naman ho gagawin yun ni Senyora Beatriz? Tanong ni Rafael dito. Sakada lang nila kami ni Juan sa asyenda nila sa Negros. Matindi ang naging pagkakagusto niya kay Juan, pero hindi siya nito pinatulan at sa halip ay ako ang pinakasalan. Siguro dahil sa galit ay yun ang naging daan para gantihan kaming mag-asawa. Gaano po ba kayo kasigurado na kayo nga ang aking mga magulang? Tanong ni Cindy sa mga ito. Yun ang unang pagkakataon na sumali siya sa usapan. Kaya ng sabi ko, may pilat sa balikat ang aking anak. Patingin nga ng pilat mo sa balikat, anak. Dahan-dahan niyang inilihis ang manggas ng suot niyang blouse. Nalantad ang munting pilat na hugis puso. Pagkakita ron,
ay nagunahan sa pagbagsak ang mga luha ni Rosa. Mabilis siya nitong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Ah, anak ko! Ikaw nga! Napakatagal na panahon kong inasam na sana ay mahawakan at mayakap kita. Maraming salamat, Panginoon ko! Natupad ang araw-araw kong huling na sana ay makita naming mag-asawa ang aming anak. Umiiyak na wika ni Aling Rosa. Kaagad namang nakadama si Cindy ng tinatawag na lukso ng dugo. Kayo nga po ang nanay ko! Umaagos ang mga luhang yumakap din siya sa ina. Ilang sandali pa ay kumala si Aling Rosa at pinahid ang mga luha niya. Matagal ko nang pinananabikan ang pagkakataong ito, anak. Pwede na akong mawala. Pwede na! Umiiyak nitong sabi at muli siyang niyakap. Kailanman ay hindi niya naramdaman sa piling ng kanyang mama ang ganoong seguridad at katiwasayan, pati na ang katiyakan ng pagmamahal. Yun ang damdaming matagal na niyang hinahanap. Lumapit sa kanila ang kanyang ama. Nakiyakap at nakiiyak din ito. Patawarin mo kami, anak, kung ngayon lang tayo nagkita. Patawad kung wala kami sa mga oras na kailangan mo kami. At si Beatriz, magbabayad siya. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa pamilya ko. Galit na wika ng kanyang ama. Nalito man nung una, pero madali na natanggap ni Cindy ang katotohanan sa pagkatao niya. Siguro dahil hindi niya naramdaman o nakita ang pagmamahal na hinahanap niya sa kanyang kinilalang ina. Madilim ang kalangitan habang nagbabiyahe sina Cindy patungo sa mansyon ni Senyora Beatriz. Paminsan-minsan ay kumukulog at kumikidlat. Nagbabadya ng masamang panahon. Si Rafael ang nagmamaneho ng expedition. Nasa likuran naman ang kanyang mga magulang. Malayo pa ay natanaw na niya ang kanyang mama. Nakangisi silang sinalubong nito sa harap ng mansyon. So, there you are. Ang napakaganda kong ginawa. So, magkakilala na ang mga pangunahing kontrabida sa nobela. At ngayon ay kukomprontahin nila ang bida. What a scene! Sino ang mag-aakalang masusunod ang script ko hanggang sa kahuli-hulihang detalye? Humalakhak muli ang senyorita. Hindi na pala kita kailangan tanungin. Mariin na wika ni Cindy. Sa bibig mo na mismo nang galing ang mga bagay na gusto kong malaman. Tumpak, Cindy. Tapos na ang palabas. Bakit mo nagawa sa amin to? Paano mo na kaya na ilayo sa amin ang anak ko? Ang aming anak? Asa ng puso mo, Beatriz? Usig ng kanyang ina rito. Senyora Beatriz! Sigaw nito. Noon yon, Beatriz. Ngayon ay mas mababa pa kaysa sa alikabok na tinatapakan ko ang tingin ko sa'yo. Bravo! Pumalakpak si Senyora Beatriz. At ikaw, Juan, ano nang nasasabi mo? Kitang-kita sa mukha mo ang matinding galit. Bakit umaakto kang kasing amo ng mga tupa? Kutya ng senyora sa kanyang ama. Gusto sana kitang saktan, pero pinigilan ako ng aking mag-ina. Halatang pigil ang galit na tugon ng kanyang ama. Nagliliyab kasi ang mga mata nito. Ano nga naman ang silbi ng gagawin ko sa isang tao na walang ginawang kabutihan sa kapwa? Ngayon nagkita-kita na kami ng aming anak. Hindi ko dudungisan ang kamay ko para gumawa ng bagay na magpapalayo muli sa aking anak. Pasalamat ka, Beatriz, mahal ko ang aking mag-ina. Dahil kung hindi, ay hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Kulang pa ang saktan ka sa mga taon na hindi namin nakapiling ang aming anak. Napakasama mo. At ngayon pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Galit na wika ng kanyang ama. Another bravo! Pumalakpak ulit si Senyorita Beatriz. Yan ang napapala ng hambog na lalaking humamak noon sa kagandahan ni Beatriz. Kumulog at kumidlat ng malakas at kasunod noon ay bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit isa man sa kanila ay walang umalis sa ulanan. Tanging si Senyora Beatriz ang natakot mabasa at umatras para sumilong. Nakikita niyo sana ang mga sarili ninyo? Humahalakhak nitong sabi. Para kayong mga basang sisiyo. At ikaw naman, ang agilang takot mabasa ng tubig dahil baka malagas ang mga balahibo mo't malantad ang tunay na balahibo ng isang uwak. Anang kanyang ina rito. Salamat at may konsensya ka pa rin, Beatriz. Binuhay mo ang aming anak. Binuhay upang paulit-ulit na saktan, Rosa. At hindi pa tapos ang lahat.
Ipinakasal ko siya sa isang lalaking hindi umiibig sa kanya. Ano kaya ngayon ang mararamdaman ni Rafael at ng mami niya kapag nalaman nilang wala pala ni isang kusing si Cindy sa kanyang pangalan? Hindi kaya siya tratuhin ng mga ito tulad sa isang mababang uri? Anong masasabi mo, Rafael? Gaano kaliit ang tingin mo kay Cindy? Masaya na wika ni Senyora Beatriz. Ikaw ang nagiging maliit sa paningin ko, Senyora Beatriz. Ganun ba, Rafael? Okay. Cindy, come to mama. Pinaniniwala ka lang nila. Oo, inaamin kong sila ang tunay mong mga magulang. Pero ipakita mo nga sa kanila, iha, kung sino ang mahal mo. Come here, Cindy. Pinalambing nito ang tinig. Narinig ko na ang mga gusto kong marinig, Senyora Beatriz. Pero alam mo kung ano ang masakit? Yung tao na minahal ko ng lubos at hinangaan ko ang siyang nananakit sa akin. Alam mo, mama, nagtatanong ako dati sa sarili ko, bakit iba ang trato mo sa akin? Bakit pakiramdam ko hindi mo ako talaga mahal? Na bakit hindi mo masabi kung sino ang aking ama? Ngayon alam ko na ang buong katotohanan. Umiiyak na wika ni Cindy. Patawarin mo ang mama. Halika sa tabi ko, anak. Wika pa ni Senyora Beatriz na tila hindi pinansin ang sinabi niya. Tama na, mama. Matapang niyang sabi. Bagaman natutokso na siyang lapitan ang nakamulatang ina. I love you, iha. Yakapin mo ang mama. Basang-basa ka na. Kailangan mo ng init ng mga bisig ko. Come, iha. Embrace, mama. Gustong-gusto na niya itong sundin. Kagaya ng dati, ay tila siya nahihipnotismo. Ngunit nagpigil siya at sa halip ay ang tunay niyang ina ang kanyang niyakap. Ano klase kang anak, Cindy? Ngit-ngit na sigaw na Senyora Beatriz. Magsama kayong lahat! Magsialis kayo sa harapan ko! Hindi ko kayo kailangan! Taboy nito sa kanila. Wala ba sa script na ang yayakapin ni Cindy ay ang tunay niyang ina, Senyora Beatriz? Kutsari ito ni Rafael. Let's go, Cindy. Nahihibang na siya. Sinunod niya si Rafael, bagaman masakit para sa kanya ang talikuran ang nakilala niyang magulang. Buong buhay niya ay minahal niya ito, kaya hindi yun ganun kadaling alisin sa kanyang sistema. Isang araw ay muli kang babalik dito na gumagapang at nang mamakaawang tanggapin ulit kita, Cindy. Luluha ka ng bato sa aking paanan. Tumataginting ang tinig na sabi ni Senyora Beatriz, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakatikim ka ng alwan sa piling ko. Ngayon, mararanasan mo ang maghirap. Pahabol pa nitong sigaw. Muli ay hindi niya ito nilingon. Humalakhak ito ng humalakhak. Walang ano-ano ay naputol yon at napalitan ng isang nakalulunos na daing. Yun ang nagpalingon kay Cindy. Nakita niyang tutok nito ang dibdib bago ito pasubsob na tumembuang sa marmol na sahig. Mama! Nagmamadaling nilapitan ni Cindy ang kinilalang ina. Severe stroke ang nangyari kay Senyora Beatriz. Kalahati ng katawan nito ay na-paralyze. Tumabingi ang mukha nito. Nawalan nito ng kakayahang makapagsalita. Naging imbalido ang ginang. Hindi ito makakain kung hindi susubuan. Umiihi at dumudumi ito kahit saan. Walang magawa ang dating matayog na senyora kundi ang umiyak na lamang. Yun marahil ang tinatawag na karma, naisip ni Cindy. Hiningi ni Cindy ang pangunawa ng tunay niyang mga magulang na maalagaan si Senyora Beatriz. Inamin niyang napamahal na sa kanya ang nakamulatang ina na kahit paano nagpapasalamat siya dahil hindi nito pinaranas sa kanya ang maghirap noong nasa poder pa siya nito. Siguro, kahit galit ito sa magulang niya, kahit paano, alam niya na pinahalagahan din siya ng kinilalang ina. Pero, gayunpaman, ay pinaalam niyang maligayang maligaya siya ngayong nakilala niya ang totoo niyang magulang. Pumayag naman ang mga ito. Natuwa ang mga ito dahil sa pagkakaroon daw niya ng malinis na puso. Nagtiyaga si Cindy sa pag-aalaga kay Senyora Beatriz sa tulong ni Yaya Melinda. Hindi pa rin nagbago ang ugali nito sa kabila ng nangyari dito. Nadagdagan pa nga ang kasungitan nito. Naging bugnutin pa ito. Pero sa paglipas ng mga buwan, ay tuluyan nang bumigay ang katawan ni Senyora Beatriz. Inilibing nila ito sa isang napakagandang mausoleo na may gold engraved niche
na inihanda nito in advance. Walang nabago sa last will and testament nito. Lahat ng mga pag-aari nito ay napunta sa Doña Beatriz Acosta Foundation na ang pangunahing misyon ay magbigay ng tulong sa mga mahihirap. Wala siyang pinanghinayangan sa pasya ng mama niya. Hindi man maganda ang intensyon nito, kaya hindi siya pinamanahan, mas maraming mamamayan naman ang makikinabang sa mga ipinundar nito at yun ang pinasalamatan niya. Kahit malaki ang nagawa nitong kasalanan sa magulang niya, ay nagawa pa din nitong patawarin ng kanyang ama at ina dahil sa kabila ng ugali nito ay hinayaan siya nitong mabuhay. At para sa kanya, mananatiling ina pa din sa puso at isip niya si Senyora Beatriz. Mahal na mahal niya to sa kabila ng lahat. Nawala man ang kinilala niyang ina. Dumating naman sa buhay ni Cindy ang totoo niyang magulang. Pinangako niya sa mga ito na gagawin niya ang lahat para mapasaya lamang ang kanyang magulang. Susulitin nila ang bawat oras na hindi sila nagkasama. Wala na sina Don Lucas at Senyora Beatriz. Wala na ang dalawang nilalang na kinatatakutang saktan ni na Cindy at Rafael. Pwede na nilang pag-usapan ang annulment ng kanilang kasal kahit nalabag yun sa kanyang kalooban. Mahal na kasi niya si Rafael. Pero mahirap ipagpilitan ang sarili sa isang lalaking hindi naman siya mahal. Patunay ang 6 na buwan nilang pagsasama nang walang nangyayari sa kanila. Kailangan na talaga niya itong makausap. Kailangan na nilang wakasan ang kasal-kasalang namamagitan sa kanila. Habang daan ay pinaplano ni Cindy ang sasabihin kay Rafael tungkol sa annulment. Kailangan maging maingat siya sa paggamit ng mga salita para hindi niya masaktan ang ego nito. At para hindi siya mahirapang kumbinsihin nitong palayain na siya. But then, nasisiguro niyang hindi siya mahihirapang kumbinsihin nito dahil noon pa man ay kinukumbinsi na siya nitong palayain nila ang isa't isa. Noon lang niya na-realize na ang sarili niya ang kinukumbinsi niya na panahon na para lumaya silang dalawa. Natigil si Cindy sa pag-iisip nang matawag ang pansin niya ng Ford Expedition ng asawa na nakahinto sa tapat ng isang magandang townhouse. Alam niyang kay Rafael yun dahil memoryado niya ang plate number ng sasakyan nito. "Mamang driver, pakibagalan nga ho," sabi niya. Tumalima ang driver. Bukas ang bintana ng sasakyan, kaya kitang-kita niya si Rafael na nakikipaghalikan kay Katrina. Tila tinarakan siya ng punyal sa dibdib sa nasaksihan. "Ma'am, pwede na ho ba nating bilisan ang patakbo? Binubusinahan na tayo ng mga nasa likod eh," anang driver. "Ihinto mo manong," nagkamot ito sa ulo. Ngunit tumalima rin ito. Bumaba si Katrina ng expedition. Tila hindi pa ito nasyahan sa pakikipaglampungan sa loob ng sasakyan. Umikot pa ito sa driver's side at tumingkayad para muling gawaran ng halik si Rafael. Pakiramdam ni Cindy ay umakyat na lahat ng dugo niya sa kanyang ulo habang pinanonood ang mga to. Sunod-sunod na busina mula sa kanilang likuran ang nagpalingon sa kanya. Agad niyang kinalabit ang driver. "Paandarin niyo na ho, manong! Bilisan ninyo!" Umiiyak na wika ni Cindy. "Anak ng tipaklong!" Nawika ng driver habang binubuhay ang makina. Agad na nagkulong sa kanyang silid si Cindy pagka-uwi niya sa bahay. At doon nag-iiyak. Impit na mga iyak dahil ayaw niyang marinig ni Yaya Melinda na noon ay kasama na nila ron. Tsak na mag-uusisa ito. Wala silang inilihim ni Rafael dito tungkol sa tunay nilang sitwasyon. "It hurts! It hurts!" Paulit-ulit niyang sambit. "Kumusta si Yaya Marcos, Yaya Melinda?" Kumunot ang noon nito. "Si Marcos? Si Marcos ba tinatanong mo?" Inulit pa nito ang tanong. "Tama narinig mo, Yaya. May problema ba kayo ni Rafael, iha?" "Oh, wala ho." "Nahahalata ko kasing tila iniiwasan mo siya. Kanina ay hindi ka na naman sumabay sa almusal. Tapos pagdating niya sa gabi ay tulog ka na." "Tulog ka bang talaga, Cindy? Dati-rati ay hinihintay mo ang pagdating niya galing ng opisina at masaya kayo nagkukwentuhan hanggang hating gabi. May naaamoy akong problema sa inyong mag-asawa." "Kinukumusta ko lang ho si Marcos. Ang dami niyo nang sinabi, Yaya." Nakatawang sansalan niya rito habang pilit na ikinukubli ang totoong damdamin. "Yan pa nga ang isa eh. Bakit kinukumusta mong bigla si Marcos?" "Yaya, hindi naman namin ikinaila ni Rafael sa'yo
na wala naman talagang namamagitan sa amin, maliban sa pakikipagkaibigan, di ba? Minabuti ko lang na alisin muna sa eksena si Marcos dahil makakagulo lang siya sa sitwasyon. Noon yun, pero ngayong wala na ang mga taong iniingatan naming saktan ni Rafael, may masama ba kung kumustahin ko si Marcos? Nagdusa rin naman yung tao, hindi ba? Bueno, matagal na siyang nagpapakatino. Hiniwalayan din niya agad yung kinasama niya. Siguro yung na-realize niyang gusto ko lang niyang gantihan kaya kinasama niyang babaeng yun. Nagpakasubsub na lang siya sa negosyo. Gusto sigurong magpayaman. Ngayon ko lang ipagtatapat sa iyo, Cindy. Lagi kanyang kinukumusta sa tuwing uuwi siya galing ng Davao. Naroon ang negosyo ng dati mong nobyo. Nangislap ang mga mata niya. Ano kaya kung maglagi ka muna sa atin, Yaya? Pag natsyempohan mo ron si Marcos, sabihin mong pasyalan naman niya ako rito. Ha? Sige na, Yaya. Nagkakaintindihan naman kami ni Rafael. Hindi niya alam kung bakit nagawa niyang sabihin yon kay Yaya Melinda. Naging bisita ni Cindy si Marcos isang linggo matapos niyang pakiusapan si Yaya Melinda na umuwi muna sa probinsya. Nasa sala sila at nag-uusap nang dumating si Rafael. Kumusta ka na, pare ko? Masayang tanong ni Marcos rito. Parang nakakalalaking ginisihan nito si Rafael. Hindi niya nagustuhan ang inakto nito. Ngunit naisip niya ring natural lang nagalit pa rin ito kay Rafael dahil tila papilitong ibinalibag ni Rafael ng magsagupaan ang mga ito. Ayos lang, pare. Matalim ang matang tugon ni Rafael. Kinukumusta lang niya tayo, Rafael. Maganda na palang negosyo niya sa Davao. Pilit niyang inapula ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Really? Nice to hear that. Kumain na ba kayo? Oo, dito na ako nagpupunan, pare. Kanina pa siya eh. Nakangiting salo niya habang patuloy na hinahanapan ng palatandaang nasasaktan ang asawa. Sige, magkwento muna kayo. Papasok lang muna ako sa kwarto. Nice meeting you again, pare. Inabot ni Marcos ang kanang kamay rito na tinanggap naman ng huli. Nakita niya kung gaano kadiin ang pagpisil ng mga ito sa kamay ng isa't isa. Pagkatapos ay umakyat si Rafael. Niyakag niya si Marcos na sardin sila mag-usap. Bakit kailangan dito pa tayo mag-usap, Cindy? Minsan na kasi kayo nagkasakita ni Rafael at ayokong muli kayo magkainitan. Isa pa'y ayokong marinig niya ang pag-uusapan natin. Pagsisinungaling niya. Ang totoo ay sinadya niyang dalhin ito sa hardin dahil tanaw yun buhat sa kwarto ni Rafael. Gusto niyang ipadama rito ang sakit na idinulot nito sa kanyang damdamin. May gagawin ba tayong masama? Nakangisi nitong tanong. Hindi niya gusto ang bagong Marcos na kaharap niya. Malaki ang pinagbago nito. Malaki ang pinagbago ng kilos at pananalita nito. Nagka-ere ito at nasobrahan naman yata ang kumpiyansa sa sarili. O wala! Gusto ko kasing ipagtapat sa iyo ang tunay naming sitwasyon ni Rafael mula sa simula. Sige, makikinig ako. Nakangisi pa na wika ng lalaki. Nagsimula nang magkwento si Cindy kay Marcos. Wala siyang itinira. Pati ang pagkakaroon nila ng hiwalay na silid ni Rafael ay pinagtapat niya rito. Humalakhak ang lalaki. Bading nga yata ang lalaking pinakasalan mo, Cindy. Lasing lang ako nung gabing napatulog niya ako. Ngayon niya ako subukan. Nagmamalaki pa na wika ng dating nobyo. Nagkakamali ka, Marcos. My girlfriend si Rafael. Isang supermodel. Mas maganda pa sa'yo? Sa tingin ko. Great! E di okay lang sa kanya kung tayo naman dalawa. Tanong nito, sabay hawak sa magkabilang balikat niya at yumuko. Tinabig niya ang kamay nito. No, Marcos! Babae ako! Hindi magandang tingnan sa isang may asawang babae ang makipagrelasyon sa iba. Sa kultura natin, it's not acceptable. Hindi ka ba makapaghihintay? Ilang panahon na lang ay ipapaanal na namin ang aming kasal. Of course, Cindy. Alam mo, multimillionaire si Rafael. Para kang nakasandal sa pader habang nakatali ka sa kanya. Ganun naman palang favorable sa atin ang setup. Why spoil the fun? Okay lang sa akin kahit sabihin kabit lang ako. Marcos! Gilalas niyang sambit. I'm sorry, I'm just being practical. Hindi siya kumbinsido sa pagsusorry nito. Pero nang makita niyang gumalaw ang kurtina sa silid ni Rafael, agad niyang inilapit ang katawan dito. Kinumpronta ni Rafael si Cindy kinabukasan ng umaga. Hindi ito pumasok sa opisina. May asawa kang tao, Cindy. Ingatan mo naman sana ang pangalang Rafael Navarro habang nakadikit ito sa pangalan mo.
Do we have different rules for each other, Mr. Navarro? Yung pwede sa'yo ay hindi pwede sa'kin, at yung malaya mong gawin ay hindi ko dapat ginagawa? Kumawala ang hinanakit niya sa asawa. Natigilan ito. Anong ibig mo sabihin? Bakit kayo ni Katrina? Nakikita pa rin kayo, di ba? So, alam mo? Pag may bulok, tsak na aalingasaw. Hinagod nito ang noo nito. Tinanong kita, and you said it's alright. Then how come pag ako ay hindi alright? Lalaki ako, Cindy. Lumang uso na yan, Rafael. Sana'y tinanong mo man lang ako kung pumapayag ba akong makipaglapit ka ulit sa Marcos na yun. Bakit, Rafael? Nagsiselos ka ba? Gusto niyang itanong dito, ngunit agad din niya yung pinalis sa isip. Ayaw niyang paasahin ang sarili niya. Sagutin mo itong itatanong ko, Rafael. Are you doing it with Katrina? Bumuntong hininga ito. Pagkuhan ay tumango. Tila sinugatan ang kanyang dibdib sa pag-amin ng asawa. Ayun naman pala eh. Ditigilan na natin ang pag-uusap na to. Wala kang karapatang pagbawalan ako dahil ginagawa mo rin. You're so unfair. Tatalikuran na sana niya si Rafael. Ngunit pinigilan siya nito sa braso. Makinig ka, Cindy. Kung hindi ko yun gagawin, baka hindi na ako makapagpigil na angkinin ka. Araw-gabi, kasama ko ang isang napakagandang babae and she happens to be my wife. Inaasahan mo ba na manatili akong matinong lalaki? My God! Hindi ko kailanman ginawa ang magsamantala sa isang babaeng hindi ako mahal. Wika nito, saka binirahan siya ng talikod. Hindi mahal? Rafael, I love you. Bakit ba napakamanhid mo? Mauna ka lang magsabing mahal mo ako at tutunawin na nung lahat ang pagmamatigas ko. Ngunit hindi niya yun magawang isatinig sa asawa. Babae kasi siya at nadadala siya ng kanyang pride. Mapilit si Marcos sa paanyaya nitong mag-dinner sila ni Cindy sa labas, kaya pinaunlakan niya ito. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit tila nawala na siya ng tiwala sa dating nobyo. Nagsimula yun nang dalawin siya nito sa bahay nila. Ewan niya, but there was something about him na nakakaduda. Gusto lang talaga niyang pagsilosin si Rafael kaya hindi pa niya pinuputol ang anumang ugnayan dito. Ngunit wala na talaga siyang makapang anumang damdamin sa lalaki. Dinala siya nito sa isang first class na restaurant sakay ng bago nitong Toyota Revo. Hindi pa man inihahain ang pagkain ay panay na ang pagkukwento nito. Ibang-iba na talaga to sa Marcos na nakilala niya. Nayayabangan na siya sa lalaki. Natigil lang ito sa pagkukwento nang dumating ang kanilang order. Hindi niya basta-basta kinakain at iniinom ang inihahain sa harapan niya. Alisto siya sa mga kilos nito dahil nasa isang sulok ng utak niya ang takot na baka palihim nitong lagyan ng pampatulog ang alinman sa mga yun. Inip na inip siya sa paglakad ng minuto. Gusto niyang hilahin ang oras. Interesado siyang makauwi at makita kung ano ang magiging reaksyon ni Rafael kapag nalaman nitong nakipag-date siya kay Marcus. Pagkatapos kumain ay nagpalipas lang ng mga 10 minuto si Cindy bago niyaya si Marcus na umuwi na. Agad naman itong pumayag. Bagay na ipinagpasalamat niya. Kampante siyang nakaupo nang mapansin niyang iba ang tinatahak nilang daan. Hindi yun ang daan pauwi sa kanila. Marcos, hindi itong daan pauwi sa bahay. Ngunit hindi siya nito pinansin. Kinindatan lang siya nito. Inilikon nito ang sasakyan pagdating nila sa isang kanto. Ilang sandali pa ay inihinto nito yun sa tapat ng isang townhouse. Marcos, bakit dito mo ako dinala? Anong ibig sabihin nito? Gusto ko lang ipagparangalan sa'yo ang bagong bili kong townhouse. Sa'yo yan? Anyang itinuro ang bahay. Hindi siya makapaniwala sa napakaikling panahon ay nakapagpunda rito noon. Anong klaseng negosyo meron to? At ganun na lang ito kabilis yumaman. Yeah. Fully furnished na yan. Gusto mo pumasok? Saka na lang, Marcus. It's getting late. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi ka bumababa riyan. Napilitan siyang bumaba para matigil na ang binata sa pangungulit. Napakislot si Cindy ng pagkapasok na pagkapasok nila sa amoy pintura pang unit ay kaagad siya nitong niyapos. Ito ang magiging love nest natin mula ngayon, Cindy. Sabi nito habang pinipilit hulihin ang mga labi niyang pilit niyang inilalayo rito. Kumawala siya sa binata. No, Marcus! Wala sa usapan yan! I told you! Maghintay ka munang maanal ang kasal namin ni Rafael.
Seryoso na wika ni Cindy. Mas masaya para sa akin kung makukuha kita habang kasal ka pa kay Rafael. Marcos, gusto mo lang bang gantihan si Rafael? Who gave you that idea? Mahal kita. But you're not acting like a gentleman. Ganyan ba ang pakahulugan mo sa pagmamahal? Kung mahal mo ko, hahayaan mo ko makaganti sa kahihiyang ibinigay sa akin ng lalaking yun. Kung ganun, gusto mo lang talaga akong gamitin sa plano mong paghihiganti kay Rafael? Masyado ka maraming tanong, Cindy. Sige, kung yan ang gusto mong marinig, basta't hindi ako makakapayag na walang mangyayari sa atin ngayong gabi. Mariing paahayag nito. Nagliliyab ang pagnanasa sa mga mata nito. Muli siya nitong tinangkang yakapin. Ngunit umilag siya. Tumakbo siya patungo sa pinto. Ngunit bago pa man niya yun marating ay bumukas na yun at iniluwa nun si Rafael. Kanina ko pa kayo sinusundan. Talagang mula pa nung unay wala na akong tiwala sa'yo, Marcos. Kung narinig kong nagpapaubaya si Cindy ay hindi na ako makikialam. Ang hindi ko mapapayagan ay ang pamumwersang ginagawa mo ngayon sa kanya. Matatag at wala ni katiting na takot na sabi ni Rafael. Ngumisi si Marcos. At the moment I've been waiting for has finally arrived. Pumorma ito ng karate. Ang alam niya ay wala itong alam sa martial arts. Balak nga talaga nitong maghigante. Nag-aral pa ito ng karate para matsak ang panalo nito. Parang mga manok na nagsabong ang dalawa. Ngunit talagang mas magaling si Rafael. Wala itong kagalos-galos. Samantalang may sugat na ang nguso at ilong ni Marcos. Pati na rin ang kanang kilay nito. Pero wala itong balak sumuko. Pumorma uli ito para lumaban. Nakipag-iringan ito. It was a deception. Kumuha lamang ito ng magandang tiyempo para makalapit sa drawer ng isang cabinet kung saan mabilis itong nadukot ang isang armas. Isang nakakabinging putok ang nagpahagis kay Rafael. Bumulagta ito sa sahig. Hindi pa nasyahan si Marcos. Nakangisi habang nagliliyab sa puot ang mga matang hinablot nito ang buhok ni Rafael at itinutok rito ang armas. Mabilis namang dinampot ni Cindy ang isang figurine at nilapitan si Marcos. Bago pa nito makalabit ang gatilyo, ay ipinukpok niya yun dito. Walang malay na bumagsak ang lalaki sa sahig. Agad na tumawag si Cindy ng ambulansya. Isinugod niya sa ospital si Rafael. Sa ospital na siya nakausap ng mga pulis. Tinawagan siya ng mga ito habang ginagamot si Rafael. Napag-alaman niya mula sa mga ito na matagal na palang under surveillance si Marcos dahil sa involvement nito sa isang big time na masasamang gawain kasama ng grupo sa Mindanao na may galamay na rin sa Maynila. Kaya pala ganun na lang kung magkamal ito ng pera. Husto naman pagkaalis ng mga pulis ay nailipat na sa private room si Rafael. Ligtas na umano ito ayon sa doktor na gumamot dito. Hello there. Nasa langit na ba ako? Nag-angat ng ulo si Cindy mula sa pagkakayop-yop sa gilid ng kama. Rafael? Thank God! How do you feel now? Masaya. Dahil I feel like a knight that saved a damsel in distress. Puro ka, biro. Buti hindi ka napuruhan. Alam mo bang nakausap ko si San Pedro? Maniwala ako sa'yo. Yes. At sabi niya, ipaanal na raw natin ang kasal natin dahil matagal na raw tapos ang papeles nun sa langit. Tumawa ito pagkatapos ay napangiwi. Ayan, puro ka kasi biro eh. Anyang pilit na pinasaya ang tinig. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ng asawa. But I wasn't kidding, Cindy. I think it's about time na tapusin na natin ang lahat ng mga pagkukunwari at pagpapanggap. Ayoko lang si Marcos para sa'yo. Otherwise, I'm willing to give you your freedom. Ang sakit nun sa pandinig niya. Subalit ano ang magagawa niya? Talaga nga yatang hanggang doon na lang silang dalawa. Ngumiti si Cindy rito. Ngunit ang ngiting yun ay kaakibat ng sakit ng kanyang puso. Malawak na tubuhan ang magkabilang gilid ng daang tinatahak ni Cindy sakay ng isang second-hand na kotse. Kagagaling lang niyang magsimba. Idinalangin niya sa Diyos na nawa ay makalimutan niya si Rafael at maging maligaya nawa ito sa piling ng babaeng iibigin nito habang buhay. Na nakakalungkot mang tanggapin ay hindi siya ang babaeng yun. Napawalang bisa na ang kasal nila ni Rafael. Ayaw sana niyang tanggapin ang perang ibinibigay nito. Ngunit tinulungan ito ng mommy nito sa pangungumbinsi na marapat lamang siyang pagkalooban ng mana ni Don Lucas.
Ayon sa mommy nito ay napasaya rin naman niya si Don Lucas sa mga huling sandali ng buhay nito. Kaya mali si Senyora Beatriz sa sapantahan nitong sa pagkawala nito dahil ito pa ang naging instrumento para makilala niya ang mga Navarro. Iniyakan ng mommy ni Rafael ang paghihiwalay nila ng anak nito. Nawalan daw ito ng isang anak na babae. Totoong nalungkot din siya sa pagkakawala ng isang pangalawang ina sa katauhan nito. Ngunit hindi yon maipapari sa kalungkotang nadama niya dulot ng paghihiwalay nila ni Rafael. Maligaya na siya sa piling ng tunay niyang mga magulang. Sa loob ng ilang buwang pakikipisan sa mga ito, ang pakiramdam niya ay napagtakpan kaagad ang 20 taon nilang pagkakawalay sa isa't isa. Mahal na mahal siya ng mga to at gayon din naman siya sa mga ito. Pumasok sa sala si Cindy matapos maiparada ang kotse sa harap ng bahay. Naroon na ang kanyang inay at abala sa pagko-cross-stitch. "Good morning, Nay," bati niya rito. "Nasaan ang Tay?" "Nasa likod, anak, at nagsisibak ng kahoy." Nakangiting tugon nito. Napakunot noo siya. Hindi man niya ito lubusang kilala. Still, there was something in that smile. "Kumusta ka na, Cindy?" "Mabuti po, Nay. Lagi niyo naman ako kasama. Bakit kailangan niyo pa akong kumustahin?" Nakangiti niyang tanong dito. "Ang ganda naman ng design ng cross stitch na yan." 10 months ko na itong ginagawa. Ito kasi ang pinakamalaking size." "Talaga, Nay? Kailangan din pala sa pananahin niya ng tiyaga?" "Sa lahat ng bagay, anak, tiyaga ang kailangan. Kung hindi kami nagtiyagang manalangin at maghintay na isang araw ay ibabalik ka ng Diyos sa amin, sa palagay mo kaya ay ginantimpalaan niya kami ng kaligayahan." Napangiti siya sa sinabi ng kanyang ina. "Kahit sa pag-ibig ay tiyaga ang kailangan," dugtong nito. "Sa kaso ho namin ni Rafael, kahit magtiyaga pa siguro ako ay talagang hanggang doon na lang." Malungkot niyang saad. "Hanggang kailan ba dapat ipaglaban ang isang pag-ibig, Nay?" "Hanggat tumitibok ang puso, Cindy." Muli ay gumuhit ang isang makuhulugang ngiti sa mga labi nito. Tatanungin sana niya ang ina nang pumasok ang kanyang itay. "Napansin ka agad niyang wala ito ni katiting na pawis." Napakunot noo siya dahil naririnig pa rin niya ang ingay ng pagsisibak sa likod bahay. "Nay, akala ko ba'y nagsisibak ang itay?" "Pero hindi ko naman sinabing wala siyang katuwang." Nakatawang tugon nito. "Cindy, ipaglabas mo nga ng malamig na tubig yung magiting na binatang nagsisibak sa likod bahay. Hindi sanay sa ligaw probinsya ang binatang yun, pero ayun at gustong manilbihan." Nakatawa ring sabi ng kanyang itay. Maang siyang napatingin dito. Ngunit saglit lang yun. Excited siyang pumunta sa kusina at kumuha ng tubig sa refrigerator. Bit-bit ang pitchel at baso na lumabas siya sa likod bahay. Muntik na niyang mabitiwan ang pitchel at basong hawak nang makitang si Rafael ang narong nagsisibak. "Hi, good morning." Nakangiting bati nito sa kanya. Ikaw ba si Mr. Rafael Navarro? O kamukha ka lang niya?" Ninenervous niyang tanong dito nang makabawi sa pagkabigla. "Sa palagay mo ba ay may iba pang lalaking nagtataglay ng ganitong kagwapong mukha at makisig na katawan?" Pagyayabang pa nito. "Ang yabang mo, ha?" Napalitan ang kaba niya ng kakaibang pakiramdam ng kaligayahan. "Kumusta ka na, Cindy?" "Eto, mabuti. Ikaw, kumusta na kayo ni Katrina?" Pilit niyang pinanormal ang tinig. "Ako, mabuti. Ewan ko siya." "Bakit ewan mo?" "Nakita mo bang dumalaw sa akin si Katrina nung nasa ospital pa ako?" Hindi nga niya nakita ron ang babae. "So what kung hindi siya dumalaw ron?" "Ibig pong sabihin nun, tapos na ang relasyon namin. After all, wala naman kaming commitment sa isa't isa. Sa klase ni Katrina, love is just for convenience. Maraming ambisyon sa buhay ang babaeng yun eh. To be honest, hindi ko talaga siya minahal." "Paano mo naman nasabi yan? Naglalaro ka lang?" Takang tanong ni Cindy. "Nung hindi pa kita kilala, oo, pero nung asawa na kita, aminado kong ginamit ko siya para paglabanan ang nadarama ko para sa'yo." Gilala siyang napatitig dito. Tama bang narinig niya? O nakaringgan lang niya? Nilapitan siya nito at hinawakan sa magkabilang balikat. Tinitigan siya nito ng mataim. "I love you, Cindy. Nung pamanguna kang masilayan ang aking mga mata, pinatibok mo na ang puso ko." Nanginginig ang kamay na nagsalin siya ng tubig sa baso.
Uminom ka nga muna, baka na-dehydrate ka lang dyan. Natatawang kinuha nito ang baso at ininom ang laman nun. Nang maubos ay hinila siya nito palapit sa katawan nito. Ikinulong siya nito sa mga bisig nito. Alam mo, si Raka, bakit hinayaan mo pang mawala ng bisa ang kasal natin at saka mo ako liligawan? Nahihirapan ka patuloy na manilbihan. Paano, maarte ka? May gusto ko rin pala sa akin eh, marami ka pang keme. Ano? Pinandilatan niya to. At sino may sabi sa'yo, Abel? Si Yaya Melinda. Ayun siya oh. Tinuro nito si Yaya Melinda na nakatayo sa tabi ng isang punong akasya. Ilang di pa lang ang layo sa kanila. Ay, wag mo akong sisihin, Cindy! Malakas na sabi ni Yaya Melinda. Kung hindi ko yung ginawa, masisiraan na ng ulo yung lalaking yan. Thank you, Yaya! Malakas ding sabi ni Cindy rito sa halip na pagsabihan nito. Ngumiti si Yaya Melinda bago tila nangarap na niyakap ang sarili at humilig sa katawan ng puno. Binalingan niya si Rafael. Talaga bang masisiraan ka na ng ulo? Totoo yun. At yun talaga ang sasabihin ng lahat. Oras na hayaan pa kitang mawala ulit sa akin, Cindy. Pero kahit alam ko na naging manhid ako sa totoo kong nararamdaman at hinayaan ko na magkawalay tayo, kahit ilang sandali o minuto, hindi ka nawala sa isip at puso ko. Buong puso na wika ni Rafael bago bumaba ang mga labi nito para siilin siya ng halik. Wala nang sinayang na sandali pa si Cindy. Aminado siya na namiss niya ng sobra ang binata, kaya buong puso niyang tinugon ang halik nito. Halos habol nila ang paghinga nila nang maghiwalay sila. Maraming salamat sa pagmamahal, Rafael. Kahit ako, alam ko na naging mahina din ako. Nagpadala ako sa selos kaya lumapit ako kay Marcos noon. Pero aminin ko sa'yo na pumula nung ikinasal tayo, wala na akong nararamdaman sa kanya. Mahal na mahal kita, Rafael, at napakaswerte ko na dumating ka sa buhay ko. Mas mahal kita, Cindy, at sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para maiparamdam ko sa'yo ang pagmamahal ko. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa'yo. Will you marry me again, love? Handa ka bang samahan ako sa hirap at ginhawa, sa saya at lungkot? Ikaw lang ang babae na pakamamahalin ko. Naiiyak na wika ni Rafael. Hindi rin naman maiwasan ni Cindy na tumulo ang mga luha niya. Napakasaya niya ng mga sandaling yun. Hindi niya inaasahan na darating ang sandaling ito na magkakasama silang muli ng lalaking kanyang minamahal. Yes, Rafael! Kahit saang simbahan, pakakasal ako sa'yo. Basta makasama lang kita. Nakangiting niyakap siya ni Rafael bago masuyong ginawaran muli ng halik sa mga labi. Sa isang sulok naman, ay tila kinikilig naman na pinapanood sila ng magulang ni Cindy at Yaya Melinda. Labis ang kasiyahan ng mga ito dahil sa wakas ay muling nagkabalikan ng mag-asawa. Makalipas ang ilang buwan, ay muling ikinasal sina Cindy at Rafael. Ngayon ay nasa bakasyon sila sa isang bansa para sa kanilang honeymoon. Sinusulit nila ang bawat oras na hindi sila magkasama. Napakasaya ni Cindy dahil kahit dumaan man siya sa napakaraming pagsubok sa buhay, ay nanatili siyang matatag at positibo sa buhay. Lalo na nang dumating sa buhay niya ang lalaking bubuo sa buhay niya at naging daan para makilala niya ang tunay niyang mga magulang. At para naman kay Rafael, lahat ay hahamakin niya para sa babaeng pinakamamahal. Hindi siya perpektong lalaki o asawa, pero gagawin niya ang lahat. Maibigay lamang ang lahat ng makapagpapasaya sa asawa at sa pamilya na kanilang bubuuin. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po and keep safe, everyone!